Hello, hello, hello. Okay, it's a Saturday night, Podcast time. Hello, Saturday night. everyone, to our next episode of our Ultimate Verde Podcast, Green Brotherhood. And your host, Papi Lapitan, and our co-host today, Bobby Reyes, Tony Chongson, and our special co-host, Isko Villanueva. Yeah, thank you, Isko, for coming, huh? And our W. guest today, ang ating dalawang pinaka-paboritong patchmate. Yan. One, two, punch. One, two, punch. Yan. Let's start Mamba the pot. with Coach Marvin Bembinida and James Candelaria. Yes. What's up, guys? Hello. Hi. Okay, welcome, Hello. guys. Say hello naman to our batchmate. Mauna tayo si Marvin kasi siya yung boss natin. Okay, Marbs. Kamusta Hello, ka naman? sir. Kamusta ka naman sa batchmate natin? And say, yun, something, naman, Oh. some, Oh, good evening. Good evening sa lahat. Nice to see you again, Okay. Papi, Bobby, 30, and Isko. Okay, And okay, syempre si okay. James. Yan. It's a Okay, privilege to be here. okay. Okay, Oh. okay, Yan. Ikaw naman, James. Ikaw naman, James. Naman, say hi Hi, to our good batchmate. evening. Good Yan, evening, parang, everyone. Thank you for yan. inviting us, no? Sinabay ko na kasi kayo kasi at least komportable, hindi yung parang focus lang sa ano. Kaya Yes, mas yes. maganda sa magkasama para at least maganda yung conversation natin to this podcast naman. Kasi the purpose of this podcast naman, syempre, to meet, to reconnect to our friends, history nila during the Lasal days, happiest moments, bad moments, and yung ginagawa nila ngayon. And then share nila yung mga pwede nila i-share na lessons to the life na as a adult, as a parent, and how you're doing right now. Okay, Bob, let's start sa question sa iyo, Bob. Hi. Ax, syempre mga idol natin to. Alam mo yung pakiramdam na syempre parang kausap mo, idol mo. Di ba? Parang, di ba? Anong mga unang gusto mo itanong? Yan, syempre. Pareho kayong Lasal Green Hills na simulaan ba nung kinder ba? Lasal Green Hills kayo pareho. Marvin, ikaw muna. Oh, yes sir. Kinder one. Kinder Kinder one. one. Oh, Same kaklase yata here. tayo James noon. Yeah, kinder, kinder one. Tayo nila Paul Pike. Yeah, si Jerome was one. Kasama na natin yan. Okay, Oh, kinder Wendy. one pa lang. Kinder one pa lang, mag-aano Patagal talaga, na. magkasama na talaga, no? Oo. Patagal na. So, na pala, Sir Marvin, ikaw muna. So, Huwag ka na simula. mag-sir pa. Mr. Sir Kapi. At na kaya eh, di ba? Formal na formal eh. Oo, di ba? Ayan, Arbs. So, di ba nagsimula ka ng ng kinder do sa Lasal? So, ano yung naging journey mo nung papunta ng mga grade school days mo? Ano yung mga naalala mo? Typical typical Lasallian na bata na totoy-totoy. Laro laro lagi, basketball pag recess, gamit ang naalala natin yung mga Tennis ball. crumpled paper or tennis ball, Oh, di ba? Bago magbell, tama, bago tama. mag so umaga pa lang, tas recess, habulan. Wala pa, not into sports pa ng mga times na yun. Puro laro lang talaga. Laro lang talaga. Ganun ba rin ba sa'yo, sir? James? Yes. Actually, ano lang kami noon eh. Bahay at saka school. Bahay school. Bahay Oo. school. School bus ka, Okay, di ba, okay. James? School Yes, bus ka noon eh. School bus ka eh. yeah. So, alam ko, tumatambay ako sa school bus kasi Puro tayo ano nun eh. Yes, kahit puro di ako tiga batuta. school bus, sumasama ako sa school bus si James. Naglalaro sa loob. At least Nakikipagsamahan. hindi sila school bukol, school bahay sila. Oo, tama, tama, tama. Yan. Tama, So tama. malamang dumaan rin sila sa mga sabi nga ni Marvin, may mga crumpled paper. Meron, dinali nyo rin yung mga monkey bars dati, yung mga ganyan. Oo. Ay, Oo, lahat. di ba? Siyempre. So, saan nagsimula? Itong grade school ba nagsimula na, well, sabi ni Marvin, wala pa raw yung mga sports-sports noon. Pero ikaw, James, nagsimula na ba yung hilig mo sa sports nung grade school pa lang? I Basketball ba started talaga ang playing, gusto mo? from the start, basketball na. Because I started to learn playing basketball 7 years old. Eh. Seven. Ah, seven. Lasal na din yun. At saka dun sa community namin where I used to live, sa Donohoy, yan, ang village passing.
So, kung saan kami nila, Leo, pasyon? Pumunta ako dyan. Oo. Pumunta na ako dyan. Ay, teka lang. No? Din sa community na yan, puro basketball din eh. Mm. Oh, parang si Leo. Parang si Leo nga nung bata, batak na ang katawan no, naglalaro ng basketball, no? Diba? Rosario Boys. Oo, yes, parang yes. Batak na nga yun, no? In terms barong naman na barong, sa, no? Oo, in terms naman doon sa, no, sa growing up stage nyo, ano yung mga fun memories na meron kayo? At sino ba yung mga, alam ko may kanya-kanyang tropa na may kinalakihan, pero sino ba yung mga naging close nyo growing up? James. Okay. Actually yan, si Jerome is one talaga na. Sobra. From kinder, magkasama na kami. Marvin, basically, yung leadership niya din sa varsity team was a major role for me. Mm-hmm. Tapos actually, embarkada ko na medyo off basketball. Yeah, sila 30. Kahit ibang magka-classmates or ibang classrooms yan. But we were molded together. Sila Ricky Castillo, si Paolo Piray, diba si Arnold Pineda. So, although I only had a small group that time. Eh. Oo nga, oo nga. So, ano, parang kahit sino naman, okay. Okay lahat. Para sila Paolo Viray ata, di ba? Yes, yes. Sila Raymond D. Okay, sila Arnold Pineda. Yeah. Mga kaklase mo yan, di ba? J? 4J? Tama ba ako? Yes, yes. Oh, mga 4J yan eh. Mga, four, mga college na yan eh. Oh. Kailan kayo nagsimula mag-being varsity? Grade 5, grade 2, o grade 4? Yun ang meron na kayong jersey. Anong year yan? Ako grade 7. Mga late na. Grade 7, yun talagang yeah. Nag-ano na kami. Nag-full. Hindi ba grade 6, ano, James? Yung 6, parang kay ano pa tayo nun eh. Naalala niyo, Marvs, yung naglaro tayo sa Miriam. Grade 7 yan, James. Grade 7 stay ba up? Oo, oh, stay up. So, dun talaga nag-start. Akala ko grade 6. Sila Daryl, sila Pintor, mga grade 5, grade 4, maaga sila nag-start eh. Maaga yun. Maaga sila na-recruit. Actually, si Daryl ang pinakamaaga. Kaya na, Daryl, grade 5 bata eh. Oo, kaya nahasa kagad yun. Si LJ, sabay kami grade 7. Tryouts. Yung mga simula eh. Oh. Sino mga Okay, Papi, go. De, wala lang, sino yung lineup na yun? Yung mga grade 7, grade 6 na yan, mga varsity na yan. Sila ano ba yan? Sila Silva ba yan? Sino? Oh. Carlo Enriquez, di ba? Carlo Enriquez, di ba? Mga Carlo dalawang grupo yun, James eh, no? Dalawang grupo. Maya Prada, Pasarel. Ayun si 30, nasa ano tayo? Paya Midgets. Oh. Si Ortiz, si Daryl. Oh, si Kaloy, oh. Si Francisco, si Isko. Di pa ako. Wala pa ako. Si grade school. Di pa. Baby. Oh, di pa ako noon. si LJ, si Daryl, Vito. Si Amay. Wala si Vito, overage si Vito. Eh. Ryan. Overage si Ryan Labrador ba? Labrador. Wala. Si Varsity, labo nga eh. Bondok. Si ano, pare si Bart. Si Bondok. Si Bart. Hindi, wala. Si Bart. Si Bart. Wala na natin lahat 'yan. Si Berman. Si Berman. Yung mga kabatch natin talagang maaga si Oscar. So ka pala. Oscar din. Paya Majors. Si Mark Del Castillo, 'di ba? Hindi, high school. Late na rin. Alos kasabay ko si Mark. High school ba si Mark o grade school? Lilito si James eh. Lilito si James. Atinista na yun. Pero tama, Rome. It's basically Berman, si Marvin, si kami. Yun yung core yun talaga. Yun yung core yes. Ng batch na... Maaga pa lang. Mga Binance Babies ba yan? Yan yung ba yung tinatawag na Binance Babies? Nieto. Nieto. Oh, sila bago. Sila 3D yun eh. Tsaka sila... Kahit Pogi. Si Bogs. Talaga. Yeah, si Bogs. Oh, ma... Hindi ko nabutan si Bogs eh. Ano yung ano? Ay, si ano Bogs na pa lang. Si Bogs. Bogs yata. Oh, Paya Midgets yata. Ano yung nag-udyok sa'yo? Kaya, grade 7, nagsimula ka, Marbs. Ano nag-udyok sa'yo na ano? Ayan. Sige nga, try ko na nga to.
Wala. Gusto ko talaga mag-varsity kasi all along, kagaya kay James, nag-start ako maglaro-laro sa mga, alam mo yung mga Hinebra na court na nilalagay na sa bahay. Yun, grade 1 hanggang grade 6. Tapos grade 6, first time yata tayo nagkaroon ng intrams nun. Yun. Grade 6 lang yung talagang limahan na intrams. Yeah. Although may sports club na basketball. May sports club pa nga. Never ako naging varsity. So, sumubok ako noon. Ako yata last pick. Ako yata last na nakuha noon sa slot. Sa Paya Midgets. Parang week long yun. Tapos, may napili na si Coach Rene Baina. Tapos, isa na lang ako sa na-pick sa huli. Kasi, sila 30, sila Carlo. Galing ano yun eh. Mini Paya eh. So, kilala na sila eh. Ito, Midgets eh. May question ako. Yung coach nyo noon, Marv, nung grade school, si nabutan nyo ba si Chris Somera? O hindi pa? Hindi. Higher bat. Nakikita namin. Kasi di ba yung... Kila mayor ata yun. Higher bat. Ano yan? Yun muna kasi nagpa-practice eh. Tapos, kaya nakikita. Every year na yan. Sumasabay siya. Sumasabay sa practice talaga. Every year na yan. Grade 5, grade 6, grade 7. First year talagang varsity na kayo hanggang fourth year. Ganun ba yan? Paps. Pero yung difference kasi sa amin, katulad ni Marvin, parang kami yung previous, yung batch higher, yun yung nakasama namin. Let's say batch 97, kasama namin sila. Kaya nahate yung sinasabi ni Marvin noon na we were with Jason Rodrigo, 'di ba, yung batch na 'yon, sila Jopet Andulong. Tapos ilan lang tayo noon, Marbs, sa batch natin sa 98. Anim o pito lang. Konti lang yung naglalaro talaga ng varsity noon, Lasal. Na galing grade school, 'di ba? Galing grade school. Pero ako, Elmer Lasala, kasama ba 'yan? Elmer Lasala, Bongcuevas, sila Sala. Sila Sala, Elmer. Sila Bongcuevas, 'di ba? Mga 'yan. Makakasabay niyo this. Okay. Ano yung nakukuha yung disiplina nyo? Di ba usually pag high school, gusto gimmick, bisyo. Kayo, saan nyo nakuha yung disiplina nyo na clean? Diba? Basketball, athletics, di ba? Walang inom, walang sigarilyo. Okay, sigaw. Sigarilyo raw eh. Actually, sa nung time natin, hindi. Actually, sa amin nun, wala talaga dahil more of yung sa team, we have to practice twice. Umaga hapon? Oo, may practice. So parang wala talagang time na gumawa pa ng gimmick. Kasi sa practice pa lang, pagod ka na. At saka, well, syempre, yung when we started early, gusto talaga namin mag-improve. And may parang trial and error naman. Ako personally, trial and error. Yung wala akong vision noon, pero na-try kong magpuyat bago maglaro. Trial and error. So, lesson learned the following day ng game. Nagpuyat ako, siguro 2 a.m., 3 a.m. ako natulog. The following game day na may game day, sama ang laro ko. Talaga, sama. So after that, wala na. Hindi na ako nagpuyat-puyat. Okay. Pero ang galing rin talaga, no, na maintain niyo yung disiplina. At least self-taught yung mga yan eh. Yan yung mga tipong mga panahon noon. Tangin na, mas pipiliin mo talaga yung ano eh. Magtartado ka eh, no? Kesa yung ano eh. I-maintain mo yung focus mo dyan sa gusto mong ano, passion. Yan, kami ni Third D, malamang gusto namin manginom. So, nag-inom na lang kami. Yun ang mga nangyari. Nakachikas. Pero ito yan, malakas ang babae sa inyo, malamang. Tama ba yun? Ayun, lapitin. Varsity kayo. Lapitin kayo ng babae, varsity. Tama ba yun? Pero all boys tayo eh, no? Mga volleyball practice, ano mga inaabangan nyo dyan? Yan yun. Francis, nakasama ka rin nila, tama? Oo. Yung sinasahe mong ano, yung may share lang ako nung high school. So, nakuha ako varsity, second year. Halos kasabay ko ata sila Mark del Castillo ata.
Ayun. Class 3D na high school, kung nare-remember nyo, nag-interlasal sa Bacolod, di ba? Tapos, dun ko na-experience yung ano ba yung Lasal team. Tapos, yung sasabi nyo mga, yung parang, sino ba yung ano, lapitin ng babae? Oh, dun, may, eh, Lasal Bacolod, puro ano, di ba? Co-ed ata. Yan. So, may mga nagpapa-autograph sa baba pa lang sa dorm, mga ganun. Talaga? Hanep. Tibay, ha? Top. Pero ang nilalapitan doon si Artadi ata. si Paul. Oh. Kakaiba nga naman kasi itsura, payat na, ano, di ba? Hindi, tsaka si Mika. Mika, taga doon. Eh. Isoy. Oo nga pala. Mika, tsaka si Mark. Si Mark, tsaka si Mika, taga doon. Diyan ano sa... Sige, Papi, go. Wala yung mga memorable games na hindi nila makakalimutan. Within Ateneo ba? Yan nga. Kalaban yung Ateneo ba? Kalaban yung score? Tamba kayo pero nakahabol kayo. Anong mga memorable games na encounter you during that time na hanggang ngayon naalala nyo pa rin na pag nakikita kayo eh, yung kwento, yun pa rin kinakwento nyo pa ulit-ulit. Dami. Sige, pili ka na. San Beda? Grade 7. Hindi, pwede natin isa yan. Grade 7. Ayan, team namin ni 30 versus Ateneo. Doon lang ang first na panalo against Ateneo. Yun ang first win ng Midgets. Wesley. Oh, sila Wesley. Galing. Enrico, Wesley ba yan? Baji? Estrella ba yan, Ferdy? Estrella? Yan ba yung mga lang? 79 si Ferdy. So, mga born 80 lang to. Mga born 80 lang. Tapos, yung ako, yeah, I'm sure na lalo ni James, yung second year kami, champion kami sa Prada and Payas Pirates. Tuwan-tuwa si Coach Bayanan nun. Nalibre yun. Nilibre niya buong team sa restaurant niya. Wow. I think that was the first then sa Lasal Green Hills history na nag-champion both. Hiningi niya talaga yun dahil diba, against hiningi. LSQC. LSQC, dating school niya yun. School niya yun. Lourdes. Si Al Magpayo kalaban namin that time. Wow, Al Magpayo yun. Na. Oh, Al Magpayo. Din, si Magpayo, maraming advice yun eh. Oo, tama. Marami. Dun sa ano, during your playing years ba, nire-recruit rin ba kayo ng ibang school? O si Daryl lang nire-recruit kasi... ano, talagang dagot siya. Yung nililigawan pa kayo ng ibang school para uy, recruitment, hindi ka tulad ngayon. Dati, ikaw James, pero man nag-recruit sa Ilumabis. Oh, James, siligawan ka ba ng eskwela? Actually, kaya ako napuntang Letran. Yun yun. Si, ang that time, ang president natin, si Brother Oka, di ba? Kaya kilala ni Mervs yan. So, nilalapit niya ako before sa, ano eh, sa school, sa UE, CSP, one time nga, Marvs, di ba nanood pa sa ating yan sa IS? Kung maalala mo yun. Hindi ko malalaman. MMBL? Sa MMBL. But MMBL. Kasi turned out na he's a close friend pala of then-coach Molet Pineda sa Letran. So that was the first time then that in-introduce ako kay Willie Miller. So dun ako na-recruit. Pero hindi na ako nakatuloy dun sa ano sa team A nila. Na pero coach James, ako. Si Jerome, makikita kung bakit. Pero James, Marv, di ba nag-ano rin kayo? Huwag mo ko isama dyan. Pero di ba James tsaka Marv nag-Philippine team kayo? Yun yung time na pag-Philippine team, nandun yung mga coaches from other schools. Parang nandun na yung parang, uy, nag-scout na sila, kung sino yung okay sa Lasal, mga ganun. Actually, si Marvin. Marvin, kasi that time, ito yung Las Vegas Classics, Marv, no? No, oh, second year. Second year ba or ano? Nung ano na? Second year. Mm-hmm. So, ano yan? Wala pa yung ganung recruitment eh. Hello? More of yung nag-fourth year na tayo. Dun talaga fourth na, year. Mm-hmm. May mga scouts. After ng aspirants to eh. After yes. Na aspirants na championship. So, nag-invite si Coach Bayan na kung sino makakapunta. Pwede mag ano magkaroon ng tournament sa Las Vegas saka sa LA. Kumusta? Kumusta naman yung performance nila?
malaking bagay yan, Pops. Doon ako, ako personally, doon ako nabuo. Doon ako nagkaroon. Pagbalik ko, nagkakumpiyansa. Kalabo, mga foreign, eh, mga Amerikano, Pilipino. Pilam. Pilam, tsaka, hindi, tsaka Amerikano talaga. Mm-hmm. Laro nila, di ba? Compare sa larong Pinoy, di ba? Kasama ka ba doon, James? Sa Vegas? No. Actually, ano yan eh. Iba kasi din ano namin before ng family. So, hindi ako nakasama nun. Okay pala yung mga na LaSalle life as a varsity basketball, di ba? Kaya sarap balikan eh, no? Sarap balikan ang mga kwento nila, no? Kasi ito hindi... Lalo na pag may game dyan sa gym. Oo. Yun yung na may miss namin ni Marvs. After school, meron minsan. Oo, lahat nandyan eh. Kaya ang sarap din, alam mo yun, maglaro. Yung, mga 40 pero ito ah, syempre nagkakaroon tayo ng sharing, di ba? Ito siguro mapeprebahan ni Marvin to, Francis, tsaka ni James. Nung nagpa-practice ng basketball, tsaka may laro. Alam nila yan, mapeprebahan nila na walang makadepensa sa akin. Di ba, totoo? Totoo naman yan, walang makadepensa sa akin. Bakit naman? Paano ba naman didepensa? Parate ko nasa labas. Nakaupo. Wala talaga didepensa sa akin nun. Wala talaga. Pero no, nakakatuwa yung experience na kasama mo sila. Yan yun. Going on to your college years naman, ito na, papunta ng college. Marvin, nag-UP ka, tama? Kwento mo naman journey mo nung college. Well, sa UP... Well, alam ni James rin to eh. Medyo, after nung high school stint, medyo naging... May drama, di ba? May drama yung fourth year mo. Parang medyo away ka dun sa stressful. Coach. Oh. Stressful dun sa coach na yun. Parang, dun sa coach eh. Parang Oka rin eh. Hindi naman. Nagsawa sa basketball. Nauway ka. So sabi ko, nasa UP naman ako, aral na lang. So for 3 years, aral. And then, pagdating nung fourth year ako, medyo, sumubok lang ako mag-try out sa UP Maroons. But this was, mga second, ongoing na UAP season ito. So, and then yung sa intramurals doon, kasi yung intramurals din sa UP, parang ano din eh, yung inter-college, parang patayan din eh. So, nakita ko nung coach then, si Jolie Coach pa. Alan Gregorio. Alan Gregorio. Sa yung games ko, kasi nag-coach siya ng tourism eh. Yung mga hawak niyang players yun, mga Team B ng mga fresh recruits. So nakalaban namin, nagkataon na maganda yung laro ko. So in-invite ako to try. Di ka puyat nun. Di ka puyat. Maganda gising mo, no? Oo, okay. Parang pinaghanda ko rin dahil... Pinaghandaan mo rin, no? Hindi, kasi ano yun eh. Kunyari ako, makalaban ko, mga Team B to, mga recruit to ng UP, makalaban ko, tingnan nga natin kung hanggang saan ako or kung makakasabay ako. Nakasabay naman. Okay naman. Pero nagpuyat yan si Marvin during that time. Nagpuyat yan, nanonood ng mga VHS na airtime tsaka mga Above and Beyond. Yun naman pala eh. Si James yun, hindi naman tayo lumilipad eh. James, may finger roll eh, no? Finger roll. Ikaw, James, nung pa-college ka, ayan, nabanggit mo na kanina, may nangyari, di ba, na alam ni Papi. Okay lang ba i-share yun? Bob, yeah, it was the, culture shock ako doon. Pagdating doon, basically, co-ed nga, other than co-ed, iba, hindi katulad sa kasi LaSalle, nothing against, 'di ba, Lateran. Pero iba yung pagpapalaki, iba yung makikita mong behavior ng mga students doon.
And actually, doon pa lang pag sa school, sa labas ng university, doon mo makikita yung mga tinatawag na bisyo. Oo. Oh. You built. Riba-riba, no? Yes, yes. Intramuros to eh. Intramuros to. Parang, ay, parang, ba? Parang yung mga tao doon, maaga na mulat. Ano yung ginagawa niyo? Parang, parang ano yung ginagawa niyo? Hindi ko alam yung mga yan. Maaga sila na mulat sa buhay. Sa letran, puro takbo eh. Letran eh. Dapat letrok. Oh, yan, yan. Tama, tama. Let walk dapat, no? Oh, Miguel oh, Cotto talaga. Oo nga, oo nga. Pero tapos doon din, actually, doon din ako namulat na iba pala yung buhay doon. Kasi yung fraternity was basically rampant. Thirds, doon mo makikita yung ibang klaseng frats. You have Fraternal Order of Knights. You have yung Taugama. Ang dami eh, yung Magic 5 na sinasabi. So, magulo nun. Which on, in my, yung time ko nun, parang I had to, ano na lang, focus. School. Actually, hindi ko din nagawa dahil nga napabarkada. So, doon nagsimula din ayun. Yung ano ko. Yun, natuto ko mag-inom. Yossi, kasi it's a different, ano, it's a different, ano talaga. Culture. Tapos from Pasig ako noon, intramuros in school. Layo. So during that time, James, syempre napabisyo ka. Tuntuwa ka naman noon, di ba? You had your shares of fun during that time. Pero ano yung pinaka na-realize mo to really change everything? I had to graduate. Oh, kailangan, no? Day, yun yung naging... Buti na lang nakatapos ka sa mga, yung mga kalokohan diba? Mo na doon. Kasi that time, I had to make a choice na talagang... Kasi ang dali mo masway doon. Sobra? Ang dali talaga. Sobra? Ang dali. I think it's ang dami pa mga school doon. Diyos ko po. Lahat ng mga bisyo. Kira, saka yung ano doon. May Mapua ka, may Lyceum. Lyceum? Ang dami pa magaganda. Yan, yan. Na wala sa lasal. So that was my challenge since hindi na ako maglalaro. Kumbaga, tapusin ko na agad. Pinili ko na lang doon yung mga talagang kaibigan eh. Nga. Ano yung course mo doon, James, pala sa letra? Computer. I took up computer management din. At least, di ba, nagkaroon ka ng realization, hindi ka tumagal dyan at bumabad sa sa bisyo. Yung iba, hindi na naka-recover dyan eh, kung tutusin eh. Pero good thing nangyari sa'yo. Marvin, buti ikaw, hindi ka napunta sa mga ano, napunta ka rin ba sa bisyo? Fraternity. Hindi talaga. No. Fraternity sa UP, hindi ka ba na-recruit dyan? Marami paano mo naiwasan yan? Paano mo naiwasan? Atwar dyan? Marami ang nag-recruit sa akin. Siyempre, mga Lasallana din na higher batch sa atin. Sila, sila Pio, sila J, sila JP. Si JP, mga Sigmaro. Pero, Sigmaro. Silon. Sigmaro. Oo, parehong Sigmaro yan, si Pio. Sigmata, ball. Paano mo naiwasan yan? Anong nag-drive sa'yo talaga na ano, maiwasan? Wala, mabuhay ng tahimik. 'Di ba? Ilang naman, I mean, okay na, I mean, in friendship naman nila, acquaintance naman nila is enough for me. At as long as hindi wala ka naman makakaaway. Although, pero yung mga times na 'yon, may mga patayan sa UP noon eh. Oh, yun yung mga frat war talaga. Mga frat war, mga nakaupo lang sa tambayan, pinapatay na. Oo. Binabaril sa canteen. Sa canteen. Tapos rumble. Grabe. Eh. And I think it was common to everyone, ano? Nagganun tayo that time. Yung generation natin is basically yung ganong behavior. Oh, ngayon puro BTS na lang ngayon eh, mga kabaklaan. Eh. Oh, ngayon palakasan na lang sino mas gwapo, BTS ba o kung anong grupo yung ano. Yung laban nila ngayon. Pero di ba, those are no, kaya na bata si, kayo. Namulat rin si Marvin dun sa UP, syempre. Nagpapataya dito eh, tayo gusto lang mag-aral at mag-basketball, di ba? Pagdating do sa college. New ball game, di ba? Ang hirap mag-adjust. May question ako. Comparing the high school ano basketball life, especially sa varsity,
ano yung difference ng high school varsity training versus collegiate training? Well, sa college, alam mo, sakita talaga eh. Physical talaga eh. Tama. Tsaka, dun mo, kasi tayo, yung batch natin, tayo, James, hindi tayo nasali sa NCAA okay. eh. So, exposed lang tayo sa mga teams na Bahia Prada, mga mid. Siguro kulang sa tournament. Those teams, pero kulang sa tournament. Kulang sa laro. Okay tayo sa laro. Kulang tayo sa exposure. Yun. Yung exposure sa UAAP juniors na teams, saka NCAA juniors sa teams, yun ang difference eh. Para mahasa. Binumbog naman tayo ni Coach Baina sa games. Kasi Coach Rico. Doon naman talaga nahasa talaga eh. Si Coach Rico ng fourth year hindi, tinipid tayo. I'd like to add lang din, Marz. Basically, from nung high school kasi, kilala natin lahat eh. Diba? So, every time that practice tayo, alam mo yun, hindi physical. Hindi siya. Ano. But when it comes to college kasi, competition siya. Pero yung practices doon talagang, as in, ano siya, pasikatan, physical, just parang parang iniisip nyo parang from your experience or personal experience nyo na parang you know for yourself na parang kayang-kaya ko, di ba? Kung sa high school na, sisi ko lang. What more pa sa college? Pero nung time na sa college kayo, parang parang grabe pala dito. Kasi makikita mo na iba-ibang players talaga na iba rin yung level nung competitiveness nila eh, di ba? Parang ano, may mga ganitong player pala na sobrang galing din, di ba? Parang ganun. Yun ang realization ko sa atin, sa batch natin. If we were, kunyari, miski mabot tayo ng isang taon sa NCAA juniors, malamang mas marami pa sa atin ang nakapaglaro sa college or nakapagpursigi pa sa college. Kasi the only time na makakalaban natin ng mga NCAA na teams was MMBL. MMBL na San Beda. MMBL na liga lang yun. Hindi, kumbaga, handa yung mga teams pero hindi talaga pinaghandaan kagaya ng UAP, NCAA, juniors. Kumbaga, yung time na yun. Yung Father Martin's Cup, that's also parang, ano, iba din yung league doon, yung competition kasi nandun yung mga NCAA teams. Pero hindi naman tayo Father Martin's juniors. Nag-Father Martin's tayo nun. Sa ano pa ginagawa yun before eh. Kami makuha. Hindi ko ma-recall yun. Anyway. Pero anyway, I mean, ano, yung realization niya. Yan, sa inyo, may mga anak kayo na lalaki. Alam na natin yung formula kung paano sila you know to improve and excel more in basketball. So yung ano dahil mayroon kang realization na ganoon. Ito na ba yung tama bang may anak ka na, di ba? Ina-apply mo na ngayon sa anak mo. Pero hinahayaan ko lang yung mga anak ko sa kung anong gusto nila, whether it be, you know, organizations, not really into sports. Kumbaga, hinihintay ko lang sila to love something, love a sport. Okay. Then that's the time I come in, really, and share what I have experienced through sports. Ini-expose mo naman sila sa ginagawa mo parati. Yeah, James, ganun rin ba? Pinapalod naman. Ayan si James. Oh, same thing for you, James? Yes. Ayan si James. More of like my son kasi pag may games ako before, nung pre-pandemic, I always ask them to watch the games. Eh. Dinala mo pa nga po nung huli. Inihintay ko lang din, di ba? Na, baga, ayaw natin ipit. Pwersahin. May ba yung dapat nila gawin. But we definitely support as fathers. Diba?
and guide. Actually, yun rin yung natutunan ko sa movie na panood ko kailan lang eh. Yung Space Jam 2. So, yara, ganyan rin yung lesson. Ganyan rin yung lesson ko tutusin. Aray! Libron yun, nandiyan si 3D, bawal yan. Oo, oh, 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 walang usapan. Walang usapan ganyan, ha? Walang usapan ganyan, may matitrigger dito. Baka ma-upper ka ni Koto yan. Follow-up question mo, thirds. Follow-up question mo. Follow-up question, 3D. Okay, let's move on sa, tapos na yung varsity na yan. Oh, pero ito, ngayon, Marvin, anong mo ngayon para doon sa mga kaalaman ng mga kabatch natin? Baka hindi nila alam kung ano yung ginagawa mo ngayon. Sino paano si ka na Marvin bumalik? Ngayon? Paano ka bumalik sa Lasal and then you started coaching ba yan? Isa calling ba yan? Actually, first job ko talaga is when I returned to Lasal as faculty. I was a PE teacher. Kasi yun naman natapos ko sa UP. Di ka nag-try ibang school? Matic Greenhills na? No. Connected naman sa sports. Siyempre parang bahay na rin talaga natin Lasal. Very at home, very comfortable. So, yun, na-enjoy ko yung ginawa ko. It was more of a parang more passion rather than getting stressed with work and all. And at the same time, besides teaching that time, may mga teams rin ako na handle, na varsity teams ng basketball. So na kapagkatiwalaan akong to handle several teams, Prada Juniors, Pasarel, ayun. And but right now, siguro ilang taon na ay hindi na ako nasa faculty ng Green Hills, so I was placed in an admin position muna to handle PE coaches. I was the coordinator and then later on became SPDO head. Opisina ng nag-handle lahat ng yun. Sports. Mataas. Varsity mataas teams. Pinakamataas na posisyon. Lahat ng sports, handle mo. NCAA. Yun. Masaya ako sa ginagawa ko kasi I'm not only taking care of just one team or a few students lang or some players. I'm taking care of the whole varsity program. Ito bang pagko-coach? Siyempre, lahat nagkaroon ng karanasan maglaro ng basketball, di ba? Manood, di ba? Ito bang pagko-coach? Ano ba to? It takes time for you to develop? Oo. Or talagang innate na sa'yo talaga ito? Well, may certain knowledge ka na. That's given. Pero yung frustration, probably patience, ang nakapag... yung natutunan ko through the years eh. Kasi nung bat, sasabihin ko, kung ako yung naglalaro, kaya ko yung gagawin na yun eh. Yung may konting frustration na gano'n. And later on, natutunan ko to be, more connected, more patient with players especially. So, na-develop na lang talaga yung skill as a coach. Time. Yeah, oo. Oh. Ina-upgrade mo rin ba? Continuous learning yan, no, Bob? Yung mga coaches na dati mong coach, may nakakuha ka sa kanilang tip na kinagamit mo pa rin ngayon? I would say yes, oo. Siyempre. Hindi naman tayo, ako natuto akong maging open-minded, humble. Hindi ko sasabihin, ako lang nakapag-isip niyan. Dami ko rin natutunan. Continuing yan. Hindi, kasi ang ayoko, for me, ang ayoko sa coaching is parang mapurul ke. Maging outdated ke. So, you should, parang dynamic dapat ng learning for coaching. Updated eh. Ikaw na yung modern, diba? Modern coach ka na. Yan yung mga modern coach na. Nothing against old school coaches, pero mas maganda rin na may matututunan ka lagi. Kasi bubunutin mo yun eh, in the later on eh. Bubunutin mo yung mga learning na yun eh. Mga strategies na yun eh.
Kasi parang pwede mo i-combine kahit saan naman, di ba? If you do have certain projects na gagawin, kukombine-combine mo yan. Lahat naman ng planong yan, hiniram naman yan. Hindi naman original na isang tao yan. So, hiniram-hiram rin yan. Ito bang mga plays, di ba gumagawa ka ng play as a coach, di ba? Ako, medyo naiisip ko rin. Ano bang naiisip ng isang coach para gumawa ng isang play? Ano ba yung mga kinukonsider? Ano ba ito? Invento ba ito? Gagawa ba ako ng parol? Tatakbo dito yung mga tao? Yung mga ganun-ganun ba? 1-4-1-4. Ano yung saan nagsisimula yung vision na yan? Hindi siya, no? Kumbaga, that's why may mga players, coaches playbook. So you get those plays from there, apply it with the materials that you have, depending on the materials that you have. And yun, then continuous practice, dun mo kukuha. Pero yung very creative, may konting tweak na lang yun eh. Kunyari, ang play ni Coach Baina, yan, dati, play one, pass, cut, ganun. I-tweak mo na lang. Depende sa creativity mo. Depende sa sitwasyon din ng depensa. Innovation na lang ba? Kung baga, nangyayaging ka na lang? Yeah. Parang reading rin. Yan ba yung, talaga, yan ba yung gusto mo, yung bata ka yan, gusto mo paglaki? Gusto ko maging Hindi ko siya na... Ano? Gusto mo maging doktor? Hindi, pero naging coach ka. Yan ba yung gusto mo nung bata ka? Nung nag-usap kayo ni Miss Grace Mantis, yan ba yung napag-usapan niyo ni Miss Grace dati? Hindi, ang naalala ko, pinag-usapan namin ni Miss Grace noon, nung nag-graduate na tayo, pinag-UUP ako ng daddy ko. Pero gusto kong mag-TAF. Siyempre, Lasal eh. Ba't nga, yung tanong ko, ba't di ka nag-Lasal? Pasado ka rin Lasal. Di ka nag-Lasal. CSB, Siyempre, ano na tayo nun eh. Medyo matured na alam natin yung difference sa tuition fee. Tuition fee pa lang, alam mo na kung, di ba kung very practical ka. Pero in dad ko, sabi niya, okay UP, ganyan. And isa lang clincher niya nun eh. Na-convince ako eh. Sabi niya, hindi kita papahiramin ng auto. Pag mag-tap. Pero pala eh, no? Hindi, talaga, yun ang, kumbaga, hindi dahil doon ko naisip. Parang, yung oras na, from our house din, na pag-commute ko, or pag-travel ko to TAF, kung nalagay ko na lang yun sa pag-aaral, sa pagpahinga, di ba? Yung kumbaga, magiging practical na lang. Ginawa mo na lang productive yung mga lost time na naisip mo. Gawin mo na lang productive, no? Yun, sa traffic. Kasi very, yung traffic noon, damang-dama talaga. So, James, ikaw naman. So, yun, malamang ang tinahak mo, hindi pag-finger roll, di ba? Nalaman na natin yan. So, ano na yung mga tinahak mo? Sa ka na? Paano ka na napadpad? Where you are right now? Gusto mo, hindi nakakaalam ano trabaho ni James ngayon? Alright, so actually I started at Green Hills Mall or Ortigas and Company no last 2002 then. I was a fresh grad. Mm-hmm. So I started as a leasing associate. Tapos now I'm actually an assistant vice president for Green Hills Mall Operations. Wow. So I used to handle the Changi, but my new role now is basically handling the whole Green Hills. Ay, so, buo na. Yeah. So, medyo challenging times. Laking responsibility. Actually, I was given this new role etong pandemic period eh. Nung nag-start last year. Mm. So, everything is a challenge right now since being on a mall business. Yung challenge is how we can bring in the foot traffic or yung customers to come in the mall. And actually, on a business aspect naman, kung paano namin masusustain yung mga tenants and improve yung mga needs ninyo. I remember the since si Jerome, sila kayo, actually thirds, di ba? When you usually need something in the beginning, nandun yung ano eh, and I think I speak in behalf din sa mga kabatch natin, ano? Nandun pa rin yung ano nyo eh, yung parang fear of going in. Okay.
But I'm glad to actually to inform you that yung Green Hills Mall, care of our beloved mayor si Francis Zamora, 100% vaccinated na yung mga employees ng Green Hills. Ah, buta. Congratulations. Galing, galing. So other than that, yung mayor din natin dyan actually provided us 2 vaccination sites. Na ngayon, pati yung mga hindi na taga San Juan, pinapabakunahan niya. Galing, galing. So okay. yung strength or yung relationship with the LGU is so important, lalo na sa isang katulad namin na sector, ng private sector, to have that coming para magkaroon ng confidence din yung mga shoppers na katulad nyo. So that's what I'm doing now. So hard job. Galing. Boss. Buong ano ha, buong area yung Green Hills Shopping Center ba tawag diyan? Di ba lumaki tayo Green Hills Shopping Center ngayon. Brand na natin siya ng Green Hills Mall. Ayun. And then come 2025 we will 2023 magkakaroon na din tayo ng office spaces diyan. It's called the HUD space. Na may bago na din tayong mall component. Yun yung dating Unimart. Kung maalala natin. May tinatayo ngayon na structure doon eh. So may space tayo. Yes. Tapos doon sa mall na yon may offices. Galing, no? Isang buong parang community na talaga na vaccinated pa, ha? 100%, yeah. Ha? Bahay nga natin, minsan tatatlo na nga lang tayo, di pa bakunado lahat eh. Pero kayo, ang galing, galing, galing. So, yung mga ginawa mo dyan sa trabaho, yeah, with your current job, ang laki rin ang hawak mo. Siyempre, it comes with big responsibilities, di ba? So, anong nagiging formula mo dyan to go through that daily grind na ginagawa mo? Lakas ng loob na lang, tsaka, okay. Kasi, lakas ng loob? Nung spike ng pandemic last year, you remembered, it's not a secret naman, di ba? So, after sa amin na announce yung first yung una and it comes after the hostage taking, so basically that's just a 4-day gap, so we were the first mall na pinasara, and nandun yung stigma ng tao na doon nagsimula. So ang challenge talaga that time was me getting out, going out, talking to the LGUs, adjusting to the quarantine guidelines, how we can revive the mall, how we can prepare. So, nandun. And at the same time, how to sustain or ensure the tenant na babalik tayo. Kasi nung nag-start siya nung March, nag-open na kami May, June. Sorry. So, April, May, yung 2 months na yun was basically preparing the mall at saka adhering to the compliance of the IATF guidelines. Pero wala kaming assurance that time kung sino yung babalik or mag-o-open. Tama. So, ngayon, yun din yung challenge up to now. Kasi kahit saan kayo magpuntang mall or community, it's gone, iba na eh. It's really different. People are used to going online na lang. That's our challenge now. At saka what I'm doing is to basically drive how we can provide strategies to bring in the foot traffic. And mabalik. Yung mahirap. Kasi yung alfresco. Yung mahirap to. Alfresco dine-in. Ay, yung alfresco actually. Inaayos din natin. Tapos, we have to be parang critical sa mga activities na gagawin mo. Like yung na-mention nyo kanina, di ba, Bobby? Yung COD. Oh, yun nga. O nga pala. Pero, pare, gusto natin ibalik yan. Kasi syempre, isa assurance yan na pupunta nga tayo lahat dyan. But then, by that time ba, are we sure na are we allowed na ba to go? Diba? Yung mga ganun ba na strategies that we have to really formulate na mas ma, para mas magiging advantage sa amin. So iniisip na din. Yeah, just sa area mo ngayong pandemya, dami mo kailangan i-change, ang dami mo kailangan i-consider, 'di ba? Hindi katulad dati, planning ka lang, execution. Ngayon, marami ko consider kasi hindi mo makita kung ano mangyayari, what comes after a month from now, 'di ba? So 'yun ang pagkakaiba. Pero James,
alam naman natin na gusto rin natin malaman. Nandiyan kasi sitwasyon na yan. 4 days prior to the first report ng COVID dyan sa area ng Green Hills, alam na natin kung ano nangyari, di ba? Can you share to us ano yung nangyari? Na, syempre, chismoso kami. Yan. Ano ba? Ano nangyari? Ano nangyari, di ba? Oo. Kaso ka na nawala ka sa Viber eh. So, yeah, so ano yung nangyari? It happened. March 2 yun, pare, on 11 a.m. So, ito'y dating security guard namin. Entrance guard siya. Na naka-deploy siya or naka-post siya doon sa may Pet Express ngayon or binatawag naming post office entrance. So basically, nag-awol. So nawala ng trabaho. And it turned out na gusto niya makausap from RN, from the management. Which led, since hindi siya kinakausap, that led him to do that. So we were hostage there. We were parang 41. 41 kami nandun. 38 kami na nasa isang room na kasama siya. So I was with a young group. Yung mga ka-office mates ko, on average, 24 to 26 that time, years old. Kasi ano na, puro mga bata. And it's ano, very dramatic. And at the same time, madami akong nakuha na in terms of ano, in terms of how to, kumbaga, how to be, ayokong ano, but how to lead by example. Na by that time, you don't have to show fear. You have to stand up and talagang try to create that relationship or communicate with that person. Kasi kung hindi, anytime, since he's desperate, anytime he can do anything that he wants. So we were able to, ano naman, pacify him until na sumuko siya with the... and the rest is history. Nakita niyo naman na... sa TV na yan. And Oka was nandun. Oo, yun yung sasabihin ko eh. Oka was... Pero one interesting factor, James, ha? Sorry, di ako iniwan. Oka, mama. Oo eh. Isang interesting factor doon, James, is yung fact na, yun nga, napapag-usapan namin. Sa likod mo, pinag-uusapan ka namin. Pero yun nga, sa tingin mo, ano kaya yung naging factor talaga na nagkaroon ng trust yung tao sa'yo? Aside, di ba, 31 kayo? 41 ba? 41? Yeah. May 40 doon na pipiliin niya, na pagtitiwalaan, ikaw yun. So, I guess, ano naging factor? I guess, Bob, it's because of yung tenureship and yung relationship natin sa tao. Tama. Yan yung parang for me, actually, yan yung sobrang thankful ako sa Lasal. Natuto ako makibagay eh. Yun. Natutunan ko sa inyo, sa atin, sa batch. From not only from the varsity days, but actually sa inyo as we go along. All the while, sample, before I used to look, takot ako kay Vince ko, tsaka kay Pepo Go. Talaga? Bakit? Oo, oh, pare, high school. Grade school tayo. Alam naman natin, di ba? Si Paul Pike. Yeah. Yan yung mga nakatakotan ko niyan. But then, di ba? Along as we grow old, di ba? Yun, nakikita ko ba? Okay pala sila. Yun yung parang the relationship that we built along the years. Naka sobrang support. Nakita si Leo. Pero si Leo hindi ka natakot. Kay Leo hindi ka natakot. Yung iba naman takot kay Leo. Napapata ako eh. Kay Oscar, hindi ka natakot kay Oscar. Kay Oka. Hindi pa ganun kalaki si Oka nun eh. Diba? Lakas ng boses nun dati pa. Pero malaking factor talaga, tama yung sinabi mo. I think we all agree na malaking factor talaga yung ano, yung upbringing natin. Sabi rin nga ni Marvin kanina, kung ano tayo nun, kaya ano eh, makatulong talaga sa atin as we grow old and yung mga natuturo sa Lasal, nakatulong talaga. Thank you for sharing that to us, sir. Ha? May Robin, tanong si Francis. Ibe-break nung ice ko lang yun, no? Yung during the hostage. Ano yung sinabi ni Oka nung time na, yung climax na yun?
Kasi baka kasi gusto din malaman ng batch 90. Ano kaya sinabi ni Oka? Wala sa kilid eh. May sumisigaw sa kilid. Oh. James, sa ano ha? James, sa Thursday, laro tayo ha? Oo. Oh, yun ano. Ano yung sinasaga? Sa Nega. May laro tayo sa Nega. Huwag ka mawawala. May sumisigaw yan. James, parang Jordan lang yan. Yeah, parang narinig ko sa audio file ata. Parang James, gumanon lang eh. Pero ano ba yung ano? Ano ba yung sinabi ni Oka during the time? Totoo yan. As in, tinawag wag lang ako, James. Tapos hindi ko alam, record na pala siya. Para paparazzi. My baby Oka! Hindi baby ko makalimutan pa rin nung after. Hindi ako ipinabayaan yan eh, ni Oka. Actually, we had dinner pa after. Nakita ko, may picture kayo. Sa Chili's pa kayo eh. Yes, yes. Nag-dinner pa kami. Tapos nakakataba. Pumunta pa siya kay Mayor eh. Nakipag-picture pa kay Mayor. Oo. This is good. Grabe. Bye. Ibang klase. The mayor din. I'd like to thank this opportunity din talaga na sobrang na-overwhelm ako dun sa support niya that time. I mean, ito walang halong ano. I felt the ano talaga, the oneness of the batch. Na nakita ko from everyone, for everyone. Kaya salamat. I wasn't sure if I would do ano eh. Iba kasi yung tama. Iba yung nangyari. Buhay ka pa, 'di ba? Para ano yung oras na yun eh. Ano kaya mangyayari, no? But it's really ano, thank you talaga. Tsaka syempre kay Lord. Hindi tayo pinabayaan. Yes. Amen. Thank you, Lord. Thank you, James. Papasalamat kami. Lahat na tumatawag sa iyo ng James, nire-reject mo, di ba? Tumatawag sa cellphone mo, nire-reject mo. Marvin, saan sumasagot? Nakakatawa, may nagtatanong pa eh, no? Ba't hindi sumasagot si James? Baka busy, no? Ayan kay Marvin. Hindi kaya nga sa batch eh. Sa messenger, parang wala na munang tatawag kay James. Wala mo nang tatawag. Alam mo, ba't tinanggal ka pa? Pero nandun na si Oka noong that time, ha? Okay, alam mo, ba't tinanggal ka pa sa GC noon? Tinanggal pa si James sa GC eh. No? Yeah, my wife actually appealed to the group. Actually, sa lahat. Kasi that time, ang gamit... Pendala ni Oka. Gamit pa rin yung phone ko. Tama. Ni hostage taker. Gamit na yun. So, pagtatawag si Bobby Reyes, then Mikey. Oo, taki na sino to? So, si Oma actually nagpadala yung message niya. Yan. Sir Marvin, yan, na-sir na naman ako. Marvin! Yun, anong pakiramdam nung nag-champion kayo? Yan, greatest achievement yan. Yan na ba yung greatest achievement na meron? NCAA. Oo. First. I would say kakaiba yun. Very humbling, number one. Very humbling. Dahil yun nga, hindi naman tayo nakalaro sa NCAA. Hindi tayo mabot to play the NCAA Junior. And in the first place, hindi ko naman siya expect na mag NCAA Junior sa La Salle Green Hills all along. Napaubaya sa atin. Napaubaya lang sa atin yun. And then, kaya, kakaiba. And, naalala ko, ayan, sila Jerome, sila Clarence, sila Mario, nandun. Kumbaga, lahat. Number one fan. Lahat kayo. Copy, number one fan. Number two, si Mario. Kaya, lahat, lahat tayo na naging varsity sa Lasal. Yun, parang masaya ako ano yung naging formula of your success sa tingin mo on your end? Hindi ko alam eh. Siguro kasi right from the start naman treatment ko sa mga bata sa Green Hills ever since I started, parang mga kapatid ko eh. Ngayon ay medyo mga anak na, so I just want to give back. I would just want to for them mab yung satisfaction mo where players succeed. Eh, iba rin yung syempre trophy. Nakikita mo na nag-excel sila sa buhay, naging pro,
naging doktor o mga ganun na bagay, contribute ka. Well, yung tanong mo, wala. It's very humbling. Very humbling. And as long as pure your intentions mo na makatulong sa mga bata para gumaling sila. In and out. That would be yes for me. Court. Eh? Kasi hindi ka na mayayaman sa coaching eh. Hindi ka na mayayaman sa coaching, especially in high school. Hindi ka na mayayaman din eh. Yun nga sinasabi ko sa mga younger coaches ngayon eh. Kaya ang trabaho mo is seven days a week. It includes na yung mga games, na yung practices. Eh. So talaga pagmamahal na lang ang wow. Pagmamahal sa estudyante at pagmamahal sa Lasal. Oo. Nagkataon na sa Lasal. Yun ang number one. Anything pang ina-aspire mo, Marvin? Ano pang ina-aspire mo? In spite ang of champion ka na ngayon. Ang tanong. Ano ba ang tanong? Ano ang tanong? Ano ba ang tanong, Mamba? Ano pa ina-aspire mo? Ikaw ba ang right masusunod now? Na coach sa yan. CSB? Yan ang tanong. Yan na yun. Yeah, I will ayoko if there's an opening. There's a current opening position. Probably I will apply for it. Pero pagkatiwalaan sa akin, I'm putting you here. Ako malagay sa position niyo. I'll gladly accept it. Yeah. And do the same thing. Pero ano ha? Wala pang ano yun. Number one fan here. Number one fan. Papi. Pag nangyari yun, pa-plug ko na sa mga GMA bosses na ako ang unang mag-i-interview yan. Sa CSB Blazers. Doon talang yan. NCAA nasa GMA 7. Yan! Oo. Oo nga. Pero kahit sino doon, ako naman lalapit sa'yo, Francis, para may konting edge naman ng CSB sa GMA. Yes. Yeah, yun ay papapush natin kahit sinong maupo doon. Yeah. Dahil this coming CSB ang host. Ah, oh. CSB ang host. Okay. Edi, okay. Ano lang yan? Isang ano lang yan? Basta. Mapag-usapan yun. As your batchmate, we're happy. If thank you for sharing us. Wala pa yun. Honestly, wala pa. Okay. Wala lang. Okay. Far from. Pero at least, diba, na-share niya yung ito yung ina-aspire din kahit papano. Siyempre. Baga, teaser lang yung teaser. Teaser. Hindi lang not really teaser. Parang, why not, diba? Why not? Oh, diba, tama. Diba, grab lang ng grab. Yeah. Oo nga, alokin ako dito magko sa barangay dito. Tatanggap yun kahit may pandemya. Ganun lang. lang yun, diba? Tanggap lang. James, sa nangyayari sa'yo ngayon? With all the projects na in store dyan sa position mo ngayon, bago. Ano pa ang mga ina-aspire mo? Tatakbo yata to si James eh. Tatakbo yata counselor. Ba't hindi nalang gawin sa distrito ang Green Hills, no? Parang tatakbo to sa... Kung kaya gawin ko si Hal ng Green Hills, no? No. I actually, ano lang eh, Bob. I'd like to see these projects coming into fruition yung matapos lang muna. Just from there, kasi since this is a new role for me, I have to ano lang eh, to do my best to really ano, contribute. So I'm looking at it one day at a time, tapos we'll see what happens next. Isang hakbang na lang, presidente na yan, di ba? Yun na yun eh. Sa org chart, do drawing mo na lang, di ba? Taas eh, yun na yun eh. Di ba? Okay. Well, magiging successful naman kayong dalawa. So, thank you. I hope so. Punta na tayo sa picture. 30, may tanong ka pa ba? Joke. May joke ka ba dyan? Yan, baka may joke ka tungkol sa kanila.
Meron ka bang joke dyan? Mamaya. Ito, napagod yata ka kabike. Francis, may question ba? May question ka ba, Francis? Wala naman. Yun, okay, sa picture. Naman. Feeling ko ito sa picture, marami magkakaroon okay. Ipapasok ko na ba yung mga friendship ni ano, Mamba o Gags? Mamaya, picture muna. Okay, picture muna. Maghintay muna sila dyan. So Isko, pwede din ba magpaano? Pwede din ba magpatulong sa iyo diyan sa yeah, no. Oh, nga, walang nga. Problema to encourage the ano, encourage. Do no. Yo, walang problema 'yun. Dito kayo pumunta, no. Para ma-encourage yung mga consumer to shop sa Greenhills ulit, 'di ba? Mamaya, pwede niyo i-promote kung ano man meron kayong gusto i-promote sa mga 122 naming subscribers, okay? Para ano, maano nila. So, ito, ano? Sino to? Sino ba to? Bata pa lang, nakalakos na. Grabe. Mm. Bata pa lang, nakalakos na. Masaya yung playground na yan. Sa likod ng classrooms ng Rian. Dami lang. Swing dyan, tumatalon. Sino yung Monkey number bars. One na ano? Sino ba yung number one na nag-contribute dito sa ano? Sa Ranger Sander Cheng. Oo, tangin, hindi natalo sila yung Sander Cheng, no? Nangina. Anong grade to? K1, K2, Mamba? Eh, coach? K2 yan, K2. K2, K2, K2. Oh, okay, okay. Next. Apollo Distributors. Yan, ito sila to. Ayan, yan. Siyempre, yan, familiar. Yan, buhok. Yan, yung mga nakagive me five. Yung mga uso dating buhok eh. Yung nagpapalipad sa talo ni James eh. Yung buhok na ganyan. Yung buhok na yan eh. Hanggang ngayon, trademark. Aerodynamics eh, no? Aerodynamics eh, no, Bobby? Tama. Baka gano'n na yan. Trademark. Ano ba? Ito ba nag-gel ka neto lagi? Naka-dep. Oh. Eh di pag naglaro ka, di ba, ano kagad to? Oily, Aquanet. Diba, oo, syempre. Aquanet. Syempre. By eh nagaano pa? Ano pa 'yung ginagamit dati? Mahilig pa gumamit tayo nung ano noon eh, yung swab. Yung para, okay. Hindi yung parang ano, pag grip, pro grip. Ha? Puta gaspang noon, 'di ba? Puta amoy goma na 'yung sando mo. Gel ka pa, 'di ba? Pero galing. Ito, pucha. Yan, anong grade 'to? Ni sa Takador. Kami ni James 'yan 'to eh. Si ordinaryo po pa lang oh. San mo na si James? San si James? Dito ka ba, James? Si James. James. Wala ka ba dito, James? Dito ako, sir. Right. Lower right. Second row. Okay. Lower right. Basta taba mo dyan, James. Oh. Ay, iba pala yung nakita ko. Sa baba siya ni Pael? Yan. Sa baba siya ni Pael. Okay. Misa Takador. Ano mga masasayang memory? Ito ba may mga memories ka pa naaalala nito mga panahon na to? Wala na siguro. May naaalala ka pa dyan, Paps? Wala si na. Si Clarence yeah. Ba yun? Si Clarence yeah. Na itsura niya? Oh, ayun, no? Yan pa rin. Yan pa rin hanggang ngayon, no? Hindi tumatanda, no? Hindi tumatanda, eh. Oh, si ano Payopi. Si Payopi. Si Martin Garcia ba yung nasa upper right o si Speed? Espina. Parati na pa paghalo yung dalawa. Muli na ba isa? Muli na yung kanan, no? Oo. Hindi. Katabi ko? Ay, hindi ko alam. Baka. Si Dindo kasama ko. Yeah. Okay. Dindo, para pinaliit lang yung katawan, eh, no? Yan. San si James? Sinong hindi nakakuha ng memo? Magkaklase tayo ni James, no? Inis na Bea. Oh, 7. Oh, 7C. 7D. Di ba? D o D? D. D-cons. Si nga pala si Magbag. Tangin na si Barto, nakalopos ka agad eh, no? Sa akin, saan si James, saan si Mamba? Ay, si Mamba yun ang sa dulo. Katabi ni Chester. Sabi ni Edu. Edu ba yan? Si Custodio yan, si Mark. Ah, si Custodio pala. Custodio. Mark Custodio. And then, saan si James? Si Joffrey, and saan, no? Dito, sa second row ako. Second row. Marvin! Ikaw, kung i-relate mo yung sarili mo bilang ano, kasi diba, syempre, varsity ka na dito! Kung i-relate mo yung sarili mo sa student, nasan ka? Ikaw ba yung makulit, pilyo, studios, o ano? Nakasalamin ka pa dito, Mamba! Nag-ano ako dati, nagtatawa.
basta ako, UDR, iwas mo sad slip. Pero gumagawa rin na kalok. Saraming ka dito, di ba, coach? Semi-semi-pilyo. Semi-pilyo. Ba't ba naaganyan si Supitran? Ba't naaganyan din si Supitran? Nakalimutan yung memo. Hindi nga nakakuha yung memo. Siya lang hindi nakakuha ng memo. Dress down daw eh. Ikaw, James. Ikaw, James. Paano mo titingnan yung... Tahimik lang si James eh. Alam mo, tahimik lang to si James eh. Pero paano mo i-rate, paano mo i-rate yung sarili mo as a student? Pilyo ka ba? Ito si James, matago. Tahimik, tawa lang ako. Ito si James. Tawa lang, tawa ka lang. Mo James, mga may mga... Yan, sila, Vince ko. Itong mga panahon na to, James. Yeah, si Berman. Ayan. Alam ko si Berman, tahimik din na makulit. Yun yan. Parang si James introvert yung ano. Tahimik lang tayo. Introvert. James, smile, smile lang. Yung mga, kunyari, sa kabataan natin ngayon, sabi, may anak ka na. Nakikita mo ba yung sarili mo, yung ugali mo nasa anak mo? O baliktad? Mas wala outgo. Yun. Wala yun eh, no? Wala yun eh. Wala mapansin ko. Outgoing to din. Outgoing eh. He greets everyone. Saka ano siya, outspoken. Outspoken. Kaya, ano? Baliktad. Baliktad sa'yo, pare. Oo. Yan. 1J. Thanks. San si James? Napin natin. Magandang game din to kada linggo, no? Naghahanapan. 1J din ako ah. Oh, ito si Espinas ba yan o si Martin Garcia? Martin Garcia na yan. Ganun din ako dyan, 1J ako ba? 1J. Absent ako dito. Absent nakita ako dyan. Yan. Pag si Nieto, hindi nyo nakita dyan. Tangina, bulat ka. Ayun ako, katabi ni Ordinaryo. Third row. Grade 1. Oh, third sa niya ka. Ayan, oh. Tangina yung book. Saan si James? Hanapin si James. Pag si Nieto, hindi nyo nakita. Tangina. Si Kalyar, andyan. Si Kalyar. Kalyar, lagi si nating classmate, no, Jerome? Oo, parating classmate yan. Saan ka, James? Nakita mo na sarili mo? Wala pa. Si Del Calyar, no? Oo, si Calyar. Pag hindi niya nakita, tangina si Nieto. Tangina, joke time yan. Patingin ka na, may katarata kapag hindi niya nakita si Nieto. Yan. Ano to, Mamba? Saan ka dito? Oo, tangina. Ito yata yung ano. Bacolod to? Ano yan? Dakak. Hindi, sa Dipolo. Dakak. Dakak. Ah, yan yung favorite na ano, beach na mga ano. Bading. Oh, dakak. Coach Bay. Intersecondary. Bermudez. Intersecondary. Elmer. Lasa. Mamba. Jack Marquez. Jack Marquez. Abaa. Abaa. Louis. Si Jack Marquez, so idol yan. Bermudez. Yes. Oh, patented. Ano, post-up. Pasabog yan si Jack Marquez. Ito ulit si Berman. Hanapin nyo ko na sa si Berman. Ayun. Sa likod. Ayun sa likod. Lutang lang. Ano, no? Ang loose lang yan. Si Jesse, last dumipensa niyan. Yes. Yan, ano to? Marvin Bimbinida, Q&A. Matthew, no? Matthew. Matthew ka pala, Ray Vincent. Ray, saan na punta yung Marvin? Saan dyan? Oo nga. Ito ang totoong pangalan mo? Yung Matthew, tapos yung, ano? Ewan ko sa nanay ko, Matthew Vincent, yan, Marvin. M-A sa Matthew. Matthew, tapos, ano, Marvin. Da Vinci Code, ha? Ano natin, para nakuha itong ano, no? Ay ko nakita yun, ha? Parang napuntang ano, no? M-A nga, tapos R-A, tapos... Ah, oo. Tapos Black Label, eh. Tangin na lito. Lalito. 13 years. Talagang nakalagay doon. The past. Ano to sa FHM, sir? Why did your family choose LSGH for your grade school? Sagot mo ba talaga to? No, parang interview sa mga alumni na employees ng grade. Parang ganun. Why did you choose to work in Lasan? Mga ganyan tanong. Galing. Did you ever get involved in misdemeanor?
Proud to say none. Wow. Proud to say none. Parang may dot-dot-dot pa dun eh. Bakit may dot-dot? Proud to say none. How did you choose different school? Yeah, no? How do you compare students? Yung mga ano mo sa school. Q&A with Marvin. Q&A with Marvin. Oh, ito. Ako nag-picture ito, syempre. Pandemic. Yan. Nasaan na ba ito, Ma'am? James, nasaan na itong binigay ko sa iyo? Regalo ko sa iyo. Andyan ba ba? Oo. Oh, yan o. Oh. Tingnan mo. The finger roll. Yan o. Oh. Yung finger roll ni James. Yan. Patent yan. Patent yan. The glide. Buti nga yung picture niya gawa sa tatlong games eh. Yung akin yata isang game lang lahat ng buo ko. Ni-request ko yan. Gandahin niyo kay James ha kasi best friend ko yan. Maganda yung ginawa ng Pero bilib ako kay James eh. Umiinom na rin. Pero wala eh. Walang hindi tumataba. Ikaw nga pala. Bakit, naisip mo na bakit di ka tumataba? Ito yung sa Bacolod. Oo, oh, Bacolod yan. Ito, wala ka dito, James, no? Andito ka ba, James? Correct me if I'm wrong. Yan, nandiyan si James. Yan, yan. Parang, kung titigaw mo, 1960s pa to. Correct me if I'm wrong. Siguro kung nagbuo ng NCAA Juniors ang Green Hills noong 97 na yan, yan yung team for NCAA Team to beat. Juniors. Ah, ito na yung team to beat. Wala si Bong, wala pa si Bong. Ang nangyari na buo lang yun. Ang nangyari na buo lang 'yan nung ano 'yan eh pati yung ano eh school year 'di ba James mga January. Last na 'yan Marv eh. Ayan si palas na 'yan. Oh, yeah si Jesse eh si Bito nakalaro 'yan. Galing torn ACL 'yan eh. Yeah, si Marv, si Mika. Uski Bral. Tayo na si Bral. Si Brother Bobby oh. Mm. Si Bobo si John Bautista eh, isa eh no. Yeah, old school. Natural ko. Uniform old school eh. Oh. 1960s to, no? Ito yung buhay pa, 1960s. Buhay pa yung uniform na yan, Mamba? Wala na. Wala na eh. Parang World War One. Hindi naman tatagal yung ano eh. Yung material niya eh. Isko yung sa'yo. Dito, laki talaga. Yung ganyan mo? Wala na. Natanggal na yung mga letra, bro. Berman. Berman nagulat eh. Ano yung pinipicturean? Brother Bobby. Maganda yung ano nito? Maganda yung... Si Coach Manny, di ba? Yung ano yun? Winner, win and lose standing? Runner-up. Sobel. Runner-up? Runner-up sa Sobel. Sino mga kasabay nyo dito? Natalo sa Sobel eh. Sino mga kalaban? Sila Tirona. Sila Tirona. Sila ano? Ariola. Oh, sila Ariola. Eric. Si Eric ang pumatay nun eh. Si Tirona. Si Tres. Sino Tirona? Si Bert? Oh, si Bert. Si Bert. Kasama si Bert. Di ba kasama natin nun? Pero di ba na-spray na si Eric noon, game na yon, tapos bumalik. Na-spray yung wrist. Yeah. Tapos siya yung pumatay na ulit. Magaling talaga si Eric. Oo, magaling si Eric. Ito naman yung team. Ito na yung ginagawa kong LSBL natin. Oh, no. UBBL. Runner-up. Runner-up kasi ito eh. Runner-up. may import kayo dyan ha? You know, may import na yung may team sa dulo. may hugot kayo dyan eh. Para sa embalen. Hindi ba si J.R. Ramos yung import? Pinasahan ni Bamba, di alam ano gagawin sa bola. Pass break. Pass break, oh. Pero si Eric, galing dyan, ha? Pinasa kay J.R. Ramos. Ano gagawin ko sa bola? Oh, si Eric, batak third. Sino, sino? Si Benceseso. Ah, oo. Parang, yun. Si Altatiri pala nandun. Uy, the prof. Ray Vincent. Ray Vincent. Ray Vincent ka talaga. Ray Vincent. May salamin. High school P2. Hindi ka na lang sasalamin. Isipin mo.
Sipin mo nung kinder tayo pag gumagawa ng penmanship, putang sinisilip ko pa yung nameplate ko para ay sulit pangalan ko. Haba. Ang haba. Ano? Yung struggle ko dati. Nakasabay kayo ni ano, ni Harry Peñano? Hmm. Mm. Ah, ito na Harry yung boy. Ay, ito na yun. Mamba in the making. Yan, coaching life na ni Tingin coach pa lang eh, oh. Eh si ano si sila Naboa, yan kagulangan, yan. Tsaka si ano to, si Malilin, Troy Malilin, tsaka yung idol ko, number 10. Oo. Pag nakita, pag nakita-kita yung Pops, tingnan mo katawan yan. Bakit? Mga ano naman yan? Mga... Di, masipag na yun. Oh. O sipag naman yan. Sige. Binil to, di ba? Si ano? Si Lipama, Lipanan? Di ba binil siya? Lipalam. Lipalam, mm-hmm. Oh. At least, si saka si... Iba yung champion team? Marv? Iba yung champion team? Ah, hindi. Yan yung first year ko. Ito yung first year niya as a coach. Oo. Oh. Sensei. Si Marcos, yun, oh. Oh. Yan, Marv. Oo. Oh. Kakandidato yun yan. Yeah. Ito, siyempre, si James. And the Flash. Dalawang Flash pala to. Yun. Mm. Oh, yan, nagkakasama kayo yeah lately niya, di ba? Oh. Si Flash and the Flash. Si Konsi. Konsi. Konsi, hello. Oo. Kasintakad pa lang pala kayo ako, ano ah, James ah. Pero dati, mas pinahirapan ni James dati yung sensei. Ay! Totoo ba yan? Totoo ba yan? Kaya nakaakbay si Paul. Ah, yeah. Alam niya, baw siya dyan nung bata-bata sila. Basta ako, Marv, wala akong masabi, pero, parang gano'n. iba si The Flash. I have full respect. Tunay na Flash. Ito, second Flash lang. Yeah, yan, ito na yung championship team natin sa Lasal. Saan ba si Mamba dito? Wala pa si Mamba. Siguro hindi ako ang picture. Ito pala si Mamba. Yan. Championship team natin. The White Mamba nandyan eh. Oh. Sa ilang years sa'yo naglaro, yun, tatlong championship nakuha natin, di ba? Nanalo pa rin tayo. Yan yata Obama, yung factor din ako naka... Baka... Sino ka nga ba yan natin? Yata yung... Yung napaaway si Mamba, 90... yun yata yun eh. Hindi, yan yung... Ano... Yung sinapak kay si Jorel? Hindi. Yung ano ba yun? Issue. Hindi, iba yun. Ay, ba yun? Di ba sila pa kasi Jorel? Hindi kasi tinuruan mo ako nung pa... Backpiece! Tinuruan mo ako ng Pops eh, kung paano yung mabilis na ito, tumama, ano, kumonekta eh. Ito yung ginawa ni Mamba. Umikit siya, and then gumanon siya. Bahala lang patabaan. Gumanon siya, pumikit. Gumanon siya. And then yung buka ni, alo, ni Jorel. Pero malaking factor dyan siya, no? Si Maki talaga. Si Maki yung ano dyan. Maki. Si Obama. Obama. Si Kyrie. Gusto doon niya maging point guard. Eh. Ang Green Hills. Wala na ngayon. Building ito, na ngayon. Itong signage na to, wala na yan? Wala na siya, Bob. Ang pinalit dyan, actually, parking building. Oo nga pala. Puta restaurant na yan, di ba? Kung huli nating ano, di ba, Pops? Pati si Tardy, nakita na dito eh. Ay, na, yun na nga yata yung crane sa likod. Gigibain na yan eh. Wala lang. Bring back memories. Yung crane, yung crane, no? Nasa likod na nga. Oh, pag-iba na yan siguro. Car park building na. Hindi ba yung baba ng logo na yun? Yan yung tindahan. May sa dulo niyan, tindahan ng mga sigarilyo. Kasi hintuan ng mga G-liner yan eh. Oo. Walkway yan. Oo. G-liner. Oo, G-liner. Classic. Yes. Oh, ito si Pitil, si Pitil, oh. Yung ginupit yung pantalon. Yung Kim Pitil. Ginupit yung pantalon, di ba? Nung magkakalimutan yung shorts siya. Grade 6 Vito, parang malit dyan, ah. Nakupo lang si Vito, eh. Ito si Martin Magdamit to, di ba?
Madrid, oh, Madrid. Damn it. Madrid na yan. Na. Vincent Nano, Jay Ramos. Madrid na ba? Madrid? Bakit kinasalan? Madrid na daw siya ngayon. Yan. Salvino. Yan. Bogues. Yan. Jopri. Di na pala Martin. Magdamit. Yan. Fourth year ba to? Tama ba? Itim na yung pantalon eh. Second year. Ah, second year. Two-eye. Yan. Silakay. Kasintakad lang pala si James siya kasi ano. Actually, ito si Mark. The flash pa rin pala. David. Actually si Danny. Erase ay kamukha ni Marvin eh. Tingnan mo. Oh, mahawig rin niya. Parang si Marvin at saka si James din yung nasa picture eh. Guwapo naman si Marvin dyan, brother. Oh, yun naman. Guwapo naman si Marvin. And si Lakay. Yan. Saka si Bal David. Bal David. Rara yan. Uy. Rara. Ay. Rara. Ay, Rara pala. Rara. Rara pala to. Anong laro to, James? Kwento mo laman. Mga pick-up games pa to? ABL yan, yung Ateneo Basketball. Ah, basketball. Okay. Nasama ka dito. Okay. Nakakalaro ko ng mga PBA players. So, Marvin, si Rara, naka-akbay din kay James. Ano ibig sabihin niya? wala. Ano rin yan? Malamang ganun din yan. Bal David maglaro yan si James eh. Oo. Oh. Bal David maglaro yan. Galing. Oh, tama, Bal David niya. Oh. Bal David, idol yan eh. Bal David, rara pa ito. Rara. Yan, ito yung mga championship natin. Yan. Ito yung tinira. Tami naman pala naging championship ng 98, no? Ito pinaka-importating basketball na ginawa natin. Tinirahan ni Mamba. Yung si ano, Zamora, oh. Si Mayor. Base beater. Base beater. Tinira ni Zamora. Kahit yung sa kabilang court, tigil yung laro eh. tigil ang laro eh. Ayun ako. Ito na nanood eh, no? Tinira may video ka ba yan? May video ka yan? Baka meron. Corner shot. Yan. Ito yung game ni si Mamba sa gitna. Pinubukat na. Tuwa si Papi. Kasi iba yung pakiramdam niya. Kala ko, number fan. Number one fan si Ma. Number one fan eh. Number two lang si Mario. Yan. Mario. Dami championship pala ng championship natin. Yan. We have a good run na rin. Marami tayo. Siyempre, sa tulong ng mga katulad nito mga to. Ayan. So sila to. And counting yan, Pops. Pwede pa. Ito pa. Counting. B6BL natin. Ha? Diba? Isang laro na outside Lasalaman. Diba? Kaya pa ba, Marv? Kaya ba? Yan. Hindi ko alam. Wala ka lang naglalaro. Bike na lang, bike. Ikaw, James, ikaw. Kaya pa. Kaya mo ba natin mag-champion, James? Hindi ko din alam kung... Tarihin natin si Maki. Maki. Kaya mo ba natin mag-champion sa LSBL? Yan na lang active ba? Si Maki. Ang dami nating laro eh. Ang dami nating nag-champion. Pero matutusay ko may mga malalaki talaga tayo na active. Mahirapan. Ito naman si James, you know? Si Mayor, kasama mo, tsaka si, talagang... Nakakasama mo rin yan lately, no? James, yep, no? Nililigawan talaga si James para, para mag... Kumandidato, no? Kumandidato. Hindi mo ba na napaisip yan? Pero totoo, pumapasok ba sa utak mo? Kumandidato. Hindi talaga. Pinagsabihan na kami si Rome isang beses niyan eh, na mahirap pumasok sa politics. Kahit konti, wala talaga. Si Captain. Sino nag-online schooling dito ngayon? Excuse me. Joffrey. Gabi na ako nag-online. Okay. Ayan. Yan si Captain. Mm.
captain, mga kaibigan ni ano. Ito na yung si Val David. Eh, kasama ka na pala sa Legends, James eh. Ginebra. Ginebra Pure Foods ah. Ginebra Pure Foods. Kasama ka na pala sa PBA Legends eh. Baka dito si Oka. Trigger man eh, no? Trigger man. Si Noli Locsin ba yan sa Kalit? Yeah. Sa... Oh, of course. Datang. Si Datang ba yan? Datang. Datatang. Dabar rin na ba tayo sa batch? The septic tank. Oh, it's like five. And, like five north. Six my. Noon. We don't, like, we don't go to six. Yeah. Yeah. Sorry, Job. Yan, ano naman to? Mamba, sino to? Oh, binisita ako ni James yan. Mm. Sa first rehab ng torn ACL ko. Mm. Naalala ko yun, Marv. Naalala ko to eh. Si Mama. Overcourt. Kalaban niya si Keno rin to eh. Kalaban natin si 95. Si Zamora to. Alam ko to eh. Umuro sa over ka na matindi, brother eh. Yes. Dahil sa bago, dahil bago sapatos, tinapo na ni Mamba yung sapatos. Yes. Alam ko, bata pa eh. Hindi makapit yung overcourt din. Kami laman ni ano. Payat ni Mario. Payat ni Mario, oh. Grabe. Malang na edit yata to. 10K ba yan? 10K? Oh, 10K. 10K to. 5K yan. 5K. Kayong dalawa 10K. Ocha. Yes. Dito. Idol Mario. Ito. Yan. Kailan tayo kakain ulit? Ayan ha. Yan, yan. Ito yung... At least, nasa lista pa rin anak ni James. Diba? Yan. Brother Franco. Yan. Si Gerard. Yan. Ayan na. Nakikita na natin. Mapasok na mga core OGAGs. Yan. Mapasok na. Championship team. Yan ni Mamba. Gugulo na naman kami. Unang championship ng Lasal. Malupit, kaya malupit yan. Yung ano. Oh. Malupit. Nakatatak na to sa Green Hills. Unang nagpa-championship, batch 98, coach ng batch 98, Coach Marvin. Adyan tayo, Pops, di ba? Siyempre, number one pa na ko, number two ka lang eh. Nakapark tayo sa pinaglabanan. Yan. Dynamic duo. Mamba and James. Forever, teammates. Yan. Sino kaya nag-picture niyan, no? Siyempre, happy. Ako. Ako, Matic. Number one fan eh. Yan, ito yung mga lumang liga natin. Yung iba pa uniform eh. Yan, ako naman. Yung nasa hospital ka pa, siyempre, hindi makakalimutan ang number one fan. Siyempre. Hindi na ako mawala. Na, ano? Para mabawasan ng konti yung sakit sa tuhod. Marv, sa susunod na dadalaw na ako, Marv. Parang sa susunod na dadalaw. Sa susunod na dadalaw na kami. Pap, tingnan mo naman yung score ni ano, Mamba. 21 rebounds. 7 assists? 7 assists? Kala mo, bata mga kalaban. 35 Condition points, lang. 21 alam rebounds, 7 assists. LeBron James. Kevin Love ah. Dennis Kevin Rodman Love. Na Jordan ah. Ahiya pa, may hindi pa tatlong pinasahan yan ah. Ahiya pa. Marbs, ano pinaka-highest? Ano pinaka-highest score na ano mo, na gawa mo? Naka 81 points ka rin ba? Highest score na naalala mo? No, naalala mo yung sa yung liga, isa sa liga mo. Yung ang ko nun yung nakailan 3 points yung na-shoot ko. Team Marvin versus Team Papi. 55 points. Walo yun, walo. Walong 13 na ata, Marv. Hindi ka pa babad nito, no, Marvin? Limited playing time ka pa niya, no? 10 minutes lang. Makalima lang kami niyan, no? Akala ko limited playing time ka pa nito, eh. Grabe. Panggupay eh. Lang kami niyan. Ikaw, James, anong pinakamarami mo nagawa? Pinakamarami mo nagawang points in sa buhay mo. Naalala mo? 100? 60? Assist. Points muna. Will Chamberlain, 100? 151.
51 points. 51. Wow. Mga halimaw itong mga... Halimaw mga kaibigan natin. Ikaw, Francis, ilan pinakamarami mo nagawa? Sa Lasal? Oo. Six. Mga 6 points. 6 points? Then, 30 hindi ko maalala. 30 ikaw. 69. Ano? Ano? 69. Tapos ang volleyball practice, Ben. Ha? Okay. Okay. Si Rico ba yan? Si Rico Mambo ba yan? You know it. Tang ina. You know it. Coach Rico. Idol ni Vita yan, niya, Coach Rico. Puta. Yung liga na yan, siya yung sa akin niya, puta. Banana cut. Ay, ano, Vito, banana cut. Pakita muna natin si Vito. Andiyan na si Vito eh. Ito pala. Young. Classic. Classic. Classic yan. Second year. Si Bob sa'yo. Yan, yan. Lalo mo to, Vito? Oo. Oh. World War One. Condition si Vito yan. Kita mo. Tikas. Iba na isura oh. Tikas. May kukwento ko dyan eh. Vito, kung naalala mo. Oh. Yung picture na yun sa Bacolod, nung umakit tayo sa dorm, lasing tayo ata. Pinakasata natin yung lightest ni Mark Del Castillo. Tapos umabang si Coach Rico nun. Tapos sabi, putang ina nyo, saan kayo galing? Inaangklaan yung damit natin, nakagano, no? Nakasikmura doon sa damit. Hindi ko, matutulog na kami. Ginawa niya yun? Oo. May hagdanan. Classic. Tapos diba, no? Gising, o ano, umaga practice. Ito rin yung, ano, kasal ni Mamba. Yeah. O Gags. Siyempre. Best friend ni 30, nandiyan na susunod yan na. Ako ba yun? Oo nga, no? Papi na susunod. Ako nga pala, best man ito, kapamalit kay Joffrey. Hmm. Si, ano, si Mario, parang ano, Mario, ilang kasino bang minapanamalaan mo niyan? Ilang kasino minamanage mo niyan, Mario? Si Mario. Hindi, meron akong cartel dyan eh. Yan, 30 oh. Oh. Yan oh. Best friend ko? Yes. Best friend mo? Iyakin yan. Sorry, coach. Ay, okay. Hindi si Jerome yan ha, si LeBron yan ha. yan, nagkita sila kay LeBron. Pinasahan ni Mamba yan. Sa Shangri-La yan eh. Sa Shangri-La yan, sa Keris. Pagpasok niya sa gym, parang ano eh. Parang statwa na po naglalakad eh. Laki. Laki talaga. Laki talaga. Laki na malapad. Putik. Pinasahan mo, di ba? May ano, binounce pass mo siya. Oo, syempre. Binounce pass syempre. Nakita ko sa video. Pag bad pass yun, patay ako. Oo. Patatanggal ka. Bounce pass. Oo. Oo. Baka angalin ako eh. Memorable. Bawal mo ko picture. Isang picture, group picture lang eh. No? Okay. Yun na yun. Bawal selfie. Okay. Ito yung mga tropa mo, Ogags. Dito na lahat. Guys, sorry na napatagal kayo ha, kasi may pinatapos lang kami. Andito pala si Peter Nais. Yan, mga teammates mo. Good evening. Eh, pabaliin muna natin sila. Yan. Okay, sino mauna? Sa ano? Algy, kamusta naman? Alam, papatiin muna natin. Kamusta sa batch? Kamusta sa batch? Kamusta kay Marvin? Coach. Papahinga. Mukhang napalaro ka kanina. Hindi, bukas pa. Bukas pa. Good luck, coach. Good luck, Marv, sa future. May alam ko may, ano eh, malapit na magandang mangyari. Ang tanong! Teaser. Teaser. Okay. Okay, next. Dale naman. Kamusta ka naman sa batch, ha, kay Coach Mamba?
Yun, good evening. Dito na naman yung Ogags ng gugulo na naman. Basta may Ogags na guest dito sa podcast mo, Paksilurado Solid. Oo nga eh. Alam mo yan. Alam mo yan. Salamat, salamat. Bill, Mario, ikaw naman, Mario. Hindi mo mawala ito si number two fan ni Coach Bamba. Kailan kami pwede mag-shooting? James, kamusta? Ayan, pwede. Pag pwede na ulit. Si James, saka si kayo. Ito, minsan si James, nagpapaalam yan eh. Pwede mag-shooting. Shooting lang. Si Papi, di rin magpapaalam. Ah, di ako magpapaalam. Bibigyan ko na ng 100 si ano. Yung mga bantay doon. Matik yan. Napasok na ako. No problem. Matik yan. James, okay. Namimiss ko na eh. Hindi ko na nakikita eh. Susun. Okay. Ito naman yung ating Australian accent na batchmate sa Australia. Isa ka Australian accent dyan na ano, yung salita sa Australia. Kumusta kay Marvin? Tayo, hindi pa marunong mag-Australian accent. Pinoy ko rin. Pero, hi James, hi Marv. Yeah. Mga idol ko dati yan sa basketball. Submit. Yan yung ano. Enforcer. Hi, Ogags. Ogs. Okay. O, ito. Mukhang napagod yata mukhang napagod sa bike namin si Bogs eh. Oh, nakahiga ka na diyan Bogs. Ah, kumusta ka naman sa mga guest namin? Kumusta Sir James? Kumusta Coach Marv? Yeah. Sa lahat. May mga tanong ba kayo para at least gusto itanong sa mga ating guest? Taas kamay na lang. Bogs, meron? Algie, wala ba kayong mga tanong? Ako, may tanong ako. Yeah. Kanino? Coach Marv, may tanong lang ako kasi nung yung remember nag-championship tayo nung fourth year in Trams. Nagtaroon ka ba ng sama ng loob dun sa Calavito? Purdy. As Ogags, nag-champion yung section namin. Totoo ba yun? Yung layup mo na 3 seconds from ano no from inbound. Hindi ano okay, talaga 'yun. Clean ball 'yan. Hindi okay lang naman pa si Bogs noon, may loose pa. Oh, grabe yung inbound 'yun eh. Dulot-dulo, nakatira layup, grabe. Oh, mali. Akala ko hindi. Hindi, walang ang sumama, ang rason kung ba't sumama loob ko noon, nakita ko masaya si Molina. Si Molina eh. Oy, Mamba stopper yun eh. Actually, pare, yung sa group, sa batch natin, yung core group natin, yan, si James, si ikaw, si Isko, and the others na laging present pag intrams na hindi tayo nagkakawatak-watak. So, kaya okay rin yung batch natin. Solid tayo when we play basketball. Until now. Well, nung last 2 years ago, hanggang doon lang pala. Tinatanong namin si James, kung kaya ba natin mag-championship sa LSBL. Hindi na, bike na lang ako. Bike na lang tayo. Oo, kaya pa yan. Pero mga 2 years na lang ata yung tuhod ko. si Vito, babalik dito para maglaro. Baka kaya. Oo, si Vito. Yun. Yeah. Kung makalaro si Vito sa atin, baka mag-championship pa tayo. Pero good times, pare. Good times laging. Pag sila James and si Marvin, magkakasama kami. Thanks. Okay, meron mo ba tayong mga tanong? Pwede ko na i-end yung podcast para at least makapagpahinga na itong mga ating guests kanina pa natin kasama. Ako, okay, last. Okay. Si Dale. Thirds muna, si Thirds. Yung mga varsity 97-98. Yung skill, yung pick nyo, no? Yung high school ngayon, kaya yung matatalo nyo, yung level ng high school ngayon. O iba na ba talaga? Alin. Iba talaga. 100%. Karim. Talo yun. Kasi
Nung high school ka dito, kakaiba din kasi lakas ko eh. Puro. Shaquille, ikaw yung Shaq. Ano ka ba? Mitres. Mitres yan. Hindi, nagdada ng bola si Vito. Hindi, pero yung kung gano'n pala kasi Vito dati, eh, bira lang yung gano'n sa high school. Oh, yung skill, yung skill level. Na, huh? Position namin ni James, mahirapan kami. Kasi yung mga gwardiya ngayon, parang college na yung mga katawan din eh. Mm. Si James pa. James pa rin po. Minsan, pag minagato, hindi na magaganti to si James eh. Foul! Foul! Foul lagad. Kakaiba rin. Ngayon, kakaiba rin. Mm. Iba na panahon. Iba na yung panahon ngayon. Ano na, malalaki na. Depende pa rin sa position. Hindi pa natin kaya, hindi na kaya ng mga kabataan natin. Okay, may mga tanong pa ba kayo sa... Uy, meron tayong special guest. Ang ipinaka-importante sa OGAGS. Hintayin natin. Pumasok, everyone! Say hi to our mayor! Si Bart? Kala ko si Bart. Hinihintay namin si Oscar eh. O nga pala. Si Oscar? Ipapasok ka na ba si Oscar? Kasi di siya OGAGS eh. Pero gusto nyo, ipasok na natin. Para meron tayong ano... Tinagot na ba ni Oscar bakit daw siya tumatakbo dati ng backpack sa field? Field, bakit? May mga bato yun. May bato sinag yun. Bato, eh. May bato sa backpack para mas bumili. Training pala eh, training. Po, thank you, tita. Training, ano na. Etiquette. Sabi na, Rocky eh, no? Laging sana yun eh. Parang may... Kay Coach Bayan na yun eh, tapos may naglagay ng bato sa backpack ni Oka. O siya na mismo naglagay nun. Naglagay nun. Naglagay nun, I think. Eh, hey, si Mayor, oh. Mayor. Good evening sa inyo lahat. Good evening, Matt. Mayor. Magandang gabi, Mayor. Magandang gabi. Yan. Good evening, good evening. Ikaw yung mga kinakalaban doon nila, mga atinista, nung panahon ng grade school nila. Sino? Sila Marvin tsaka si James. Yung mga ano, tinatakutan nila yung mga Estrella, mga Dale de Guzman, mga Ateneo Enforcer. Kinukwento namin yung mga rivalry ng mga bata pa tayo. What's up, Ferds? Okay naman, Marv. Mm. Ikaw, kumusta? Yung buhok mo medyo mahaba na. Medyo mahaba na talaga. Yan ba uso? Tatakot ko si Papi. Marv, ano nang gagawin? Anong future na gagawin? Ako may question. Sige. Nang gagawin mo, Marv? Anong future mo? Diba sabi may secret? Ano yung secret? Yan. Hindi, kasi... Pornstar daw yan. Pornstar? Ah, pwede. Kaya pala nagpapahaba ka ng buhok eh. Hindi, oh. Wala pa naman. I mean, syempre, after school lang, coaching, may opening for college. Apply. Kung mag-apply, kung makuha, then makuha. Pero, yun nga, masaya naman ako sa ginagawa ko ngayon. Ano ko ba? Talagang day job. Nag-aharap tayo ng mga pasaway na athletes eh. Mga pariwara. Okay, meron tayong special guest, guys, ha? Please, let's welcome. Yeah, bumili na ito. Okay, hindi best friend ni, number one ni James Candelaria. Yan, ito yung number one ni James Candelaria. Kasi kay Marvin ako, eh. Number one fan. Number one fan ako ni Marvin. Ito naman, number one fan ni James Candelaria. Hindi iniwan. Agang makatulog, andun pa rin. Okay, let's welcome our matchmate, Oscar Camayo. Yo. Oscar Camayo! Baka may sasabihin ka kay James Candelaria nung panahon na na-hostage. Ah, sa hostage? Oo, sa hostage. Hindi ka doon niya makalimutan. Sobrang mahal ko si James kaya kahit buhay ko, itataya ako. Mabuhay ang tatay. Nasa roller coaster ka ba ngayon? Sa ka ba? Nasa Rialto.
Okay, okay. Ari, surprise witness. Surprise, ta, para kang ano, informant, ha? Ilaw naman, ilaw naman konti. Ilaw konti, ilaw naman konti. Nakipagtapa ako sa polis doon para lang maka, kasi puro reporter lang pwede sa mga polis eh. Tsura ni Oka, kala mo witness eh. Ano nangyari nung ano? Si James, kaibigan ko yun. Guys, guys, tahimik mo na guys. Nagsasalita si ano, Oka, hindi ko maintindihan. Okay, ikaw naman. Ikwento mo naman yung ano, yung part mo doon sa ano, hostage. Yan. Paano ka napasok doon? Talo mo pa yung mga pulis sa reporter. Ako talagang galing ako ng trabaho noon. Nasa trabaho pa lang ako, nalalaman ko na nakikita ko sa chat group na si Jay, nasa hostage nga si James. So, hindi na ako makapagtrabaho. As in, sinasabi ko sa mga office mate ko, parang gusto ko na umalis, ganyan, mag-undertime. Tapos, di, alam ko naman kung saan siya nag-work. So, pinuntahan ko kaagad. And then, may mga police line na minarang ako. Sabi, bawal daw. Bawal daw. Eh, siyempre, walang bawal-bawal. Tawag dito, parang nag-backdoor play na lang ako nung pumasok. And then, nakita ko na nga si James nandun sa may harapan. Kausap kami. Backdoor play, ah. Parang binasketball mo. Ang iniisip ko nun, siyempre, yung Archie ba yun? May baril pa rin yun eh. So, hindi pa rin safe si James eh. So, gumagawa lang ako ng way para ma-divert yung attention nung kasi alam ko naman may mga tatakbong ano doon eh, police pagka nalingat siya eh. Pero natawa ako ako eh. Sinabi mo, bumakdoor play ka, ginawa mo basketball yung hostage taking. si James eh. Talagang pag si James ang kasama mo, talagang ano yan, kailangan mo ba mag-surfe para makashoot ka rin, di ba? Assistant sigurado eh. Yun nga, tapos nakatabi ko si Arnel Ignacio. Si Arnel Ignacio, yung sabi niya, yung Alchi daw, naging tao niya. So, worried din siya kay Alchi. So, sabay kaming nag-hi yung kinakamusta na si James at saka si Alchi. Si James naman, naman ko, parang binubulungan niya ata si Alchi na may nanggugulo sa gilid. E ako nga yun. Kami nga ni ano yun. So yun, nung nalingat yung Alchi, nagkagulo na. Bigla na siyang niyakap. So, tapos biglang nung niyakap, nagkagulo na, nagtago ko sa parang mobile yung sa mga sasakyan kasi iniisip ko ba na may granada si Alchi eh. Sabi ito, ano, layo daw, layo. Eh, syempre kahit maraming tao doon sa dinaganan na siya, kung may granada yon at sumabog, baka abutin pa rin ako kasi lapit namin eh. Buti nga si James, nung ano, nagkagulo, nakita ko, nakatakbo pa agad, nabilis eh. Pero magkabilang side kami, magkaiwalang side. Tapos, the whole time na no hostage, si... Karang gusto ko lang siyang yakapin dahil, siyempre, ibang klase experience yun eh. Kumbaga, hindi mo alam kung, kumbaga, ano yan eh, lalaro tayo ng basketball eh. Star player natin yan. Ayaw naman natin. Yun lang yung way ko para may pakita sa kanya na mahal kita, brother. Parang yan, ganun. Yan. So yan, kahit yan, sino sa basket natin, pupuntaan natin. Diba? Yun lang. Yun lang yung... Eh, kaya matagal na nagkakagawa. Doon na si mayor, doon na yung mga reporter. Eh, hindi ako, ayoko umalis sa lugar hanggang hindi ko siya nakikita na okay siya.
Hanggang nakarating na ako doon sa may chapel sa loob, puro mga VIP na yun nandun eh. Mga, salamat. Okay, okay. Saka si Mayor Zamora, nakikipal okay. na lang ako doon para lang. Okay, haba na tayo. Salamat. Oh, yun lang. Yung sinasabi ni James, okay. hindi mo daw siya iniiwan hanggang nakikain ka pa daw. Wala ko sinabi na. Hindi ba? Nagutom ka na rin. Nakikain ka sa sa dinner nila. Buti sarado na yung leching. I-invite mo yung sarili mo dun sa dinner nila pagkatapos ng stage. Okay. James, magpasalamat ka naman sa... Thank you. Pagkain, sarap. James, magpasalamat ka naman kay Oka sa ginawa niya. Alam niya na yun. Usap na kami ng PSS. Tsaka, really appreciated what you did there. Salamat. Salamat yan. Yan yung mabuti. At least, di ba, mabuting kaibigan. Tunay na kaibigan. Hindi ka talaga iwanan. Nagang ano. Yan, mabuting kaibigan talaga si Oka. Okay. Let's finish this ano na podcast. Let's start ng mga ano, end remarks. Mga ogags. Saka si, ano, let's start. Ano, Algie, yan. Algie, say something about your ogag friendship, Coach Marvin. Good luck, Marv. Nandito kami parating para sa iyo. Parang long hair na si Marv. Kahit nahuhuli ka na, di ba, sinabayan pa kita. So, soft drinks tayo parati. Si James, good job parati. Okay. Bogs, ikaw naman, Bogs. Sa akin, mga star player natin. Hello? Ikaw naman. Okay. Wala, I guess salamat sa pagiging mabuting kaibigan ni James and ni Marvin sa akin. And hopefully, si Coach Marvin will be successful on being hopefully a head coach of a university. Yan. And si James will be a successful president of Ortigas. Good luck sa inyo and always stay safe. Okay. Ikaw. Salamat sa mga teammates natin. Tagal lang, pinashot ako ng pamangin ko eh. May lang. Tawag dito, kay Marv, good luck sa magiging career mo. Hindi natin alam kung ano yung mangyari, pero pagdadasal ka namin sa batch na kung ano yung mabibigyan ng Diyos sa'yo. Kung magiging coach ka ba in the future sa collegiate, hopefully, siyempre, inaasam din natin yan dahil kabatch natin yan. Tapos kay James, continue to be a good leader sa business side sa Green Hills. And with regards to basketball, hopefully we could still play hanggang 50 na tayo, ganun. But tignan natin. Bahala na kung ano. Basta laro-laro lang. Ganun. Basta good luck to everyone. Okay. Good luck kay James. Kurt, ikaw naman. Ako ba? Sino ba? Kurt, ikaw na. Tapos na si... Si Mayor din. May sasabihin yata si Mayor. Okay. Kay Marvin. Kay James muna. Si James, yan yung isa sa mga unang kaibigan ko sa LSGH eh. Yan ang classmate ko nung first year eh. And kaming dalawa yung naglalaro para sa 1A. Tama, James, di ba? Yes, Mayor. Good to see you. And, oo nga eh. And si James, okay yan. Galing mag-basketball. Talagang hanga ako dyan. And nakita naman natin yung ginawa rin ni James nung nakaraan, nung sa stage taking. Talaga namang masasabi natin na ano eh, galing. Ang galing nung nangyari dahil isa, parang hero si James din dun eh, di ba? So, congratulations sa mga narating mo James at
pinagdadasal natin na mas maabot mo pa kung ano yung gusto mong marating na sa karir mo. Kay Marvin naman, si Marvin, kilala naman natin lahat si Marvin. Talaga namang masipag yan kung ano yung task para sa kanya talagang ginagawa. Hindi lang kamukha nung high school. Nung high school kasi medyo, ano yan eh, tira lang ng tira. Pero ngayon, nung naging ano, iba, magaling. Parang masyado naging seryoso sa buhay magmula nung naging faculty at naging teacher sa Green Hills. Pero lalong-lalo na proud kaming mga Ogags nung nag-champion yung Lasal Green Hills dahil hindi ko alam kung siya ba yung unang coach na nakapagpa-champion ng Lasal Green Hills. Kaya very proud na proud kaming mga Ogags dahil kaibigan namin si Coach Marvin. Again, Coach Marvin, kung ano yung mga gusto mo marating pa sa buhay mo, kasama mo kami rin sa mga pangarap mo na yan. Good luck. Wow. Thank you, sir. Thank you. Okay. Si Mario, 30. Ikaw naman. Ay, si Mario. Mario. Marv, alam mo naman, kahit saka mag-coach, mag-support ako, saka si Papi. Kahit number saka, two. Number 2 ka. Sabi mo, number 2 ka. Number 2 ako. Number 1. Kahit saan, manunod kami ni Papi, basta bigyan mo kami ticket. Oo naman. Ticket, saka free access sa shooting. Tapos, James, sana mabalik na yung mga coffee natin sa hapon pagka sa Green Hills. Yeah, anytime. See you soon, Mark. Oo nga eh. Dati na-busy ka. Saka yung pandemic eh. Pero pagkabalik sa normal, coffee tayo ulit. Right. Mangungulit ako sa Green Hills. thank you. Thank you, Mario. Thank you, Mario. Okay, Vito. Ah, tapos ka na ba, Vito? Vito. Hindi pa. Vito, yan. Mga teammates mo. Sino ba mas magaling dyan? Si James ba o si Marvin? Yung pinapasahan sa'yo. Puta, mahirap ata sagutin yun. Mga tanong na yan. Sino pa? Basta magaling dyan si Vito. Si Vito pinakamagaling dyan. Hindi, gago. Si Vito kasi pag nag-free throw, tatlo tingin doon sa rin. Tatlo yung tingin. Tulad nga ng sabi ni Rico Mambo, kaya ka lang magaling kasi athletic ka. Puta, yan. Gago. Kanino ba yan? Kanino naka-direct yung tanong yan? Yan yung sinabi mo. Ah, hindi. Kay Rico, mama. Rico. Yung coach namin dati. Galit na galit sa akin yun. Pero anyway, James. Si James, nice guy. Alam mo, very... Para sa akin, kasi si James talaga nakasama ko lang naman yan, high school eh. Pero ang hindi ko makalimutan dyan kay James nung high school na naglalaro kami is meron kang ginagawa ano na pampataas ng talon. Putangin, hindi ko alam kung ano yung jump ginagawa. Zone, jump basta, zone. Parang ganun eh. Parang... kinakalso mo yung sarili mo sa pinto tapos nun parang para tumaas ka tumalon. Pero nice guy James. Kung ano man ginagawa mo sa Green Hills, nakita ko yung hostage taking na yun. You did a good job. Marv, sana makuha mo yung gusto mong magawa. Kung magiging coach ka man ng university or anything, lahat kami alam mo yun, susuportahan ka namin. At saka tama si Ferdy, tangina, parang bigla kang naging serious. Pero, okay lang. Kung ikaw yung pinakamalakas mang asar ng teacher, ikaw yung naging teacher sa lakas. Oo nga eh, no? Ano kaya, Vito, tawag sa kanya ng mga students? Yun. O sila, Vito. Wala, sinisimulado ko yun. Inaalam ko yun. Alam na natin yun. Pero Marv, like I said, the success, kung ano man, you know, dito kami palagi para sa'yo. Hindi lang Ogag, but I think yung batch 98 will always be here. Tsaka, never pa kita na congratulate dun sa actual championship na nagawa mo. Sobrang proud ako kahit sa mga magulang ko, sa mga kaibigan ko, sinasabi ko si Marvin ang unang nakapagpa-champion sa Green Hills nung time na yon. So more power. Thanks, Vince. Thank you, appreciate it.
Okay, okay. Thirds. Ikaw naman, mga teammates. Hey, Coach Marvin. Yun nga, nung nagpa-champion mo yung GH, naiyak ako eh, 2 days. Two days, ha? Eh, congrats talaga. Very, ano, days ka umiyak? Kumuti na hinto ng 2 days. Eh, teary-eyed. Galing eh. So, congrats doon and good luck sa future, ano mo, kung ano man yung plans mo. Tsaka, yun, sana makabasa pa tayo ulit next year, hopefully. Si James, yun, congrats din dahil ang galing mo eh, yung people skills mo, nakuha mo yung loob ng tao na yun. Basta kung iba siguro, baka nabaril, nagkagulo, may nabaril doon. Alam mo yun, tapos yun, minsan nagko-copy din tayo. O Mar, sama ako sa inyo next time, copy tayo sa ano. Tapos good luck sana maging president ka ng ano, Ortigas and Company. Yun, saka basket ulit, kampi tayo ulit. Kinontrata na. Okay, thanks. Okay, Dale. Dale, kanuman Dale sa ano mo, tropa mo. Imamba. Okay, James. Hey, James muna. James din yung isa sa pinakamabait na taong nakilala ko nung year sa La Salle Green Hills. True Ferdy din. Yeah, very down to earth. And wala, sobrang bait yung tao na yan. Salamat naging magkaibigan tayo, James. Kay Marvin naman, well, what could I say? Ogag siya ni. Sa lahat ng mga accomplishments mo, Marv, congratulations at yung mga future accomplishments mo. Si Marvin kasi, ano yan eh, pag hindi mo kilala, medyo cooks yan eh, medyo buwisit makikita yan. Pero pagka kami-kami na lang, cool dudes yan. Sobrang bait, ganyan. Tapos, yun lang, Marv, kung yung mga pangarap mo, kung ano yung mga gusto mong gawin sa buhay, dito lang kami, suporta lang ako, Gags. Whatever. Thanks, Dale. Salamat. Okay, number one fan ni, ano, James Candelaria, Oscar Camayo. Okay, Oscar. Magsabi ka naman. Pwede nakakarating, ha? Sa mga kaibigan nating guest. Ikaw naman, Oka. Buksan mo naman yung ilaw dyan. Hindi namin nakita, eh. Eh, nakabukas na. Todo na nga yun eh. Oh, sige. Tawag dito. Kay Marvin na lang muna. Kasi kanina, magsalita na ako kay James. Pero, magsasabihin ko na kayo parehas. Marv, alam mo, di ba, sa paya pa lang nun, tama na tayo sa bench. Isa ako sa mga taong natutuwa sa narating mo ngayon. Ikong role model ng mga kabataan, mga atleta, and malaki ang utang namin sa inyo ni James kasi parehas kayo na tinuruan nyo maging champion eh. Parehas eh. Kung sabihin na second year, champion tayo. Tapos, bago tayo kumbratit, pare-parehas din tayo naging champion. Yung pagiging champion na yun, hindi lang naman sa school namin nakita sa inyong dalawa. Yun nga, naging successful ka Marv sa NCAA and very proud kami doon kasi parang bumalik ulit yung pagiging champion natin ng mga teammates tayo noon and yung mga ibang bata, tinuro mo ng gusto. And hopefully, yan, NCAA, maging successful ka rin doon, makuha mo yung job. And thank you sa mga friendship. Okay. Kinukwento nga ni RJ tayo sa party, kakasama Daryl. Sobrang happy lang. Tapos si kay James naman, thank you James sa dun sa hostage taking din na kumbaga kaya mong itaya yung buhay mo rin para sa mga office mates mo kasi hindi biro yung to lead yung group po na yun para lang sila safe lahat kasi parang nabalitaan ko parang you had an opportunity na makaalis eh na bumaba ka na ata tapos bumalik ka lang parang hindi mo ma-attempt na kung ikaw mafi-free,
dapat lahat safe or safe kayo lahat. Yun yung mga tao na kumbaga hero eh, na even before pandemic nakita namin yung character mo doon. So hinahangaan namin doon, pare. Okay. Salamat sa championship boat, sa hindi lang sa nung nag-aaral pa tayo, kundi nung mga alumni. Kayo naman parati ang bumubuhat sa amin eh. So, nandito lang kami, nakasuporta in whatever we get. We love you both. Sa pamilya nyo. Andito lang kami. Thank you. Oka. Thank you. Okay, yun lang. Dito. May tanong ka kay Oka, di ba? Bakit daw tumatakbo si Oka? Ano yung tanong mo kanina? Oo, wala akong tinanong. Yung tumatakbo daw sa practice? Oka kanina? Yung batas sa backpack? Tama. Ano, hindi. Kasi, nung naglalaro ako ng SIPA sa field dati, nakikita kita tumatakbo, may backpack sa harap. Tinatanong ko, pinapagawa ba sa iyo nung coach dati yun? Or, okay. Or ano lang yun? Pampabilis yun, pampabilis. Weight, added and weight. And actually, kumbaga, si Vito yung Shaquille O'Neal ng batch natin. So, gusto ko rin yung lakas ni Vito, ma-experience ko rin ba kung paano ko mapapalakas yung sarili ko. Kasi, Vito, alam mo naman, kumbaga teammates na tayo nila Jason Rodrigo, nila Mike DeLeon, Ito nila Daryl. Kumbaga, yung lakas mo kakaiba eh. Ako, maliit lang ako noon. So, papalakas ako para... papalakas eh. Kumbaga, si Vito malakas. Paano ko lalakas? Hindi. Yeah. Yun lang. Nag-effect talaga lang ng backpack. Yung backpack na yun, yung backpack mo sa loob nun? Mga libro lang. Yeah. Kasi at that time, wala pa namang weights tayo noon eh, ata eh. Kung maalala nyo, wala pa. Wala. Patayin mo ito noon eh. So, salamat. Improvise na lang, di ba? Yun lang. Okay. Bob. Let's go, Bob. And let's end it. Last message, papi. Oh, yun. Sige, go. With regards to basketball, papasalamat ako kay Coach Marv at kay The Flash. Kasi without them sa batch, kumbaga, silang dalawa yung tinitingalaan ng batch. Without them, yung basketball sa batch, baka madiskaril or ano. Kumbaga sila yung ano eh, kumbaga sila yung tinitingalaan ng lahat. So yung leadership nila, sobrang thankful ako sa kanila. Without me or sila 3D, nag-champion sila sa high school or any intrams or varsity, sila yung role player talaga, sila yung captain talaga. So thankful kami na ipamahagi niyo yung basketball sa batch na yun. Matol baka sakali pa. No. Tinry talaga. Kasi nga sinabi ko, huwag na dito, doon ka na lang. Di ba dati? Okay. Autopilot si Bugs. Autopilot si Bugs. Bob, let's go, Bob. Ayun. Okay, una muna kay Marvin. Ayan, si Marvin. Ayan, totoo yun. Leader talaga yan. Pag-practice. Share ko lang, maikling story lang yan, ha. Si Marvin, nung practice, merong point nun dati na may drill. Ano ba naman? Siyempre, ako, nung time na yon parang, puta, kung pang 60 na tao ako, ako yung pang 16 eh. So, technically, nagkaroon ng point na yung drill, magkatapat si Marvin, tsaka ako. Ang totoo niyan, si Marvin ang sinabi, ayaw kita, gusto ko iba. So, siyempre, bilang tao, kung ikaw, ang pakiramdam mo, kung ikaw, mahina loob mo, tangina, magagalit ka, lalambot ka o sasama ang loob mo, di ba? Pero hindi. Ang nangyari dyan, napaisip ako na, aputa, ito titingalain ko, ito ahabulin ko. Yun yung nangyari, yun yung naging impact nun. And syempre,
kay Marvin, in fairness, kung wala yung grit niyang yun, kung wala yung ganyang pagiging attitude niyang ganyan, hindi siya makakarating kung nasaan siya ngayon. Kasi yan yung magdadrive sa kanya kung nasaan siya. Hindi siya naging coach, hindi siya naging fighter, hindi siya naging competitive sa lahat ng bagay. Hindi rin niya siguro mas mapapakita sa lahat na siya yung naging captain ng team, siya yung naging leader ng team. So maganda at naging ganun yung attitude ni Marvin. So Marvin, thank you so much for sharing yung experience mo ngayong gabi. Marami kami natutunan in your journey, in where you are right now, kung paano mo narating yan, ano yung mga naging key to your success. Good luck sa patutunguhan mo. Baka malay mo, PBA ka na. Hindi natin alam yan. Diba? Diba? Hindi nga tayo naging PBA as a player, pero as a coach naman, baka mamaya, ikaw na maging coach natin, ng ano, malay natin. TNT, diba? Hindi mo alam, diba? Hindi natin alam yan. Pero, hanga ako dyan, hindi idol kaya si Marvin. Magaling na tao yan. Aklasiko ng first year yan, Laskador yan. So, so ito, ito si James. James. Ayan, si Petil yan. So, yan si James. Yan, tahimik lang yan. Kay James naman, masyadong tahimik yan. Mabait na tao yan. Oh, alam ko may kuluyan sa loob yan. Pabulong-bulong lang yan. Pero, yan na nga. Sabi nga niya, unfortunate na share sa atin sa lahat, hindi niya nakuha yung talagang direction where he wanted to be nung umpisa. Pero it turned out to be na yun talaga. Yung tadhana kasi ng tao, ganyan eh. May natututunan ka, may gusto kang punta, naliligaw ka hanggang sa matuto ka ulit. Nandiyan ka ngayon. You're a successful person kahit di mo nakuha talaga yung direction na gusto mong papuntahan nung high school. Pero with that being said, senior mo sa amin, yung important dyan is dinadala mo yung, ano yung natutunan mo bilang lasalista. At yan yung naging key sa success mo dun sa hostage taking. At lahat yan nare-recognize namin lahat. Dahil naging malapit ka sa tao, di ka marunong mamili kung sino yung lalapitan mo. Sino yung pakikisamahan mo, yan ang malaking bagay. Good luck. Sana nga maging presidente ka ng ano, Ortigas sa area. Kung hindi man, maging konsyal ka naman. Thank you so much, James. Good luck rin sa buhay nyo. And to both of you, for your families, good health. Thank you so much for your time. We all appreciate it. At kiro namin kayo lahat. Thank you, Marbs. Ikaw naman, Marbs. Ba yun? Ako ba yun? Ikaw naman, Marbs. Para ano? Anything to say? Okay. Yeah. Oh. So first of all, yeah, thank you for this opportunity and me sharing this opportunity with James, guesting here. I wouldn't mind at all kasi yeah, I mean, all throughout Lasal Green Hills life ko, nandiyan sa James. In terms of basketball, ito yung mga naging kaibigan ko talaga. Nasa loob ng basketball, nagkakaintindihan kami na sa labas ng basketball. And then after school, after ito, during adult life, yan, nagkakasama kami. I appreciate your friendship that we started ever since. Lahat ito, itong lahat na nasa monitor ko ngayon ay may mga special ako naman na kwento and relationship with you guys. Yeah, si Jerome, ever since yan na started coaching and dyan yan, support yan. Ramdam naman yan, thank you Jerome. Same thing with 30, yung early basketball years of you being one of their older players back then, grade school. Si Oscar, the same thing with James, yung mga naging kaibigan ko rin sa basketball court and after basketball until now. And to sa si Bobby, may mga kalokohan tayong nung mga first year nagkaklase tayo. So yun, may mga individual stories ako with you guys. And then to sa Ogads, mga friends ko until now, I appreciate everything. Kasi wala naman tayong pinipili kung sino magiging kaibigan natin and all. Lahat tayo tutulungan at now bonded.
I just want to thank ayan isa-isahin ko na ayan si Mario na until now si you know or as adult life puput ang Green Hills and may certain connection pa rin na talagang magkakasama kami, kikita-kita kami. Yan si Dale, obviously halos araw-araw ko nakakausap rin yan sa group chat now until adult life. Ito si Vito na malaki influensya na itong taong sa akin na nasimula naging kaklase ko ng second year. Nung simula na first year, medyo nagta-top 5 pa ako sa klase. Pero ito si Vito, nung naging kaklase ko, ibang kumpiyansa na buha ko dito. That is mag-aaral. Papasok kami sa umaga, flag ceremony. Second year, na-play ko. Vince, naan ka sa mat? Hindi. Sige, hindi na rin ako. O yun, hanggang natapos yung buong taon. Puta. Kaya... Pero hindi ako nagsama. Yun naman goal natin noon, para maka 75 lang. Diba? Yun. Bits, Bits, nagawa mo ba yung homework sa ganito? Hindi. Sige, mamaya tayo recess. Okay tayo. Yung ganun. Oo. Tapos ito si, ito naman si Boggs na naging kaklase ko simula sa pool pa, grade 1 pa lang. Ito yung mga unang epitome ng pagiging unang atleta yata ng batch 19. Mga Milo best 5 eh. Siyempre, alam na natin yung story kung saan siya napunta nung grade 7. Ligaw, yan. Pero ang gayan, very athletic pa rin ngayon, very active. And salamat din, Boggs, sa mga pangungulit mo at vision mo na goals ba. Ayun, no? Sino ba ba? Ayan, si Aji. Isa sa mga kaibigan kong dumating hanggang college. Kahit na ligaw ako sa UP, na mag-isa, ayan, si Aji. Kabarkada ko na. Sino ba ba na-miss ko? Ayan, si Isko. Yeah, kagaya ni James, ni Oscar, ni Daryl, mga kaibigan ko Beyond Basketball. Beyond Basketball, I'm very grateful na naging teammate ko. And, yun, ito again. Ito nasa lahat ng sa window ko ngayon sa monitor. I appreciate all your friendship through the years. Thank you sa support all along. And, even though hindi tayo nakakasama every day and the moment na I got to get my achievements, especially nung sa NCAA basketball, I'm happy to say that we've won it for you guys, especially this. Okay, stay safe guys. Salamat. Okay. Maraming salamat sa Coach Marvin na kami sa mga magagandang mong salita. Ikaw naman, James, and remarks naman sa mga kasama mo ngayon. Actually, nasabi na lahat ni Marv, I'll just make it short. Teka, dali, si Ferdy. Lang yeah. Niya, makakalimutan ko ba si Ferdy? Sorry, James, ha? Sino, pwede kalimutan to, magtatampo to eh. Nagtampo sa akin to last month eh. Okay. Sige. Marvin, ikaw naman. Oh, sasabihin ko lang yung sinabi ko sa kanya nung huli na yeah, salamat Ferds na kahit mayor ka, dami mong inasikaso sa bayan mo. Pero pagdating sa basketball, parang sa bayan mo, naalala mo ako. Malaking bagay sa akin yun. Naalala ko yung mga pinapunta mo kami. Bits, kwento ko lang ha. Kwento ko lang to. Ginawa ni Ferdy para sa akin. Tawa-tawa kami ni Mario. May supposedly liga, commercial league ang Baliwag. Si Ferdy nag-organize. Siyempre siya boss. Naalala mo ba si Estong Ballesteros? Pumunta kami ni Mario doon. Nagpa-practice na si Estong doon sa dapat nating binuo ni Ferdy. Tinawag ni Ferdy. Meeting tayo. Okay, kakarating lang namin eh. Galing kami Manila ni Mario. Pumunta kami sa room. Sabi niya, unang bitaw ni Ferdy Marva, sabi, ito si Coach Marvin, ganyan.
Siya magko-coach, ha? Siya magko-coach. Siya magiging head coach. Parang si Estong, parang napakamot na ano. Ah, okay, okay. Parang... siya nagpapapractice nun eh. Puta, Estong Ballesteros yun. Ballesteros yun, ha? Putang haba nun. Parang baba nun. So, yun yung mga bagay na na-appreciate ko pag naalala ni Ferds na may tulog konting involvement sa basketball eh, na natatap niya ako. I appreciate at ano, sa darating na eleksyon, dito pa rin kami para sumuporta sa iyo. Pwede maging flying voters. Maging flying voters. Thank you, Marv. Thank you, Ferds. Thank you, thank you. Thank you, Marv. Okay, 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 okay. Thank you. James, James, sorry. Sorry, James. Nakat kita. Nakat si James. James. Okay, okay. James naman. James, okay. May meeting pa si James eh. May meeting pa yata si James eh. Thank you. Thank you for everyone. Thank you, Jerome, for guesting us. Ni Marvin, 3D, and then Bobby. And then to the group here, actually, we love the batch. Like ako, mahal ko yung batch natin. Same goes with everyone na nandito. Thank you for the good comments talaga. We appreciate it. And this will really help us to motivate ourselves then to do well more. So from Mayor Ferdy to Vito to everyone, big thank you talaga. And I'd just like to end lang then to really ano lang, send lang to tell everyone that please stay safe, guys. This too shall pass what we have right now, itong pandemic. Pero ang importante is to take care of your family and your health. So again, thank you very much, Lasal Batch 98, for this opportunity. Okay. Great, great, great. Thank you, thank you, thank you. Great. As your batch president, I would like to thank the dynamic duo James and Marvin Benida for guesting to our podcast. Maraming salamat sa mga na-share niyong kwento at yung mga friendship na gain niyo during our LaSalle days. And then James, sa mga suporta mo sa batch and suporta mo sa basketball, malaking tulong na rin yun. Kaya nagpapasalamat ako sa mga ginagawa mo sa batchmates sa akin, lalo na sa akin. Pinaka number 2 fan mo kasi si Okay number 1 mo eh. Number 2 na lang ako. Hindi na kita naman nakakalimutan. Parati naman ako papakita sa iyo sa Green Hills. Kahit anong mga future endeavors mo, good luck and then we will support you all the way. Okay. Coach Marvin, alam mo na number 1 fan ako sa iyo. Kahit saan ka, nandun ako. Siyempre, suporta tayo kay Coach Marvin. Salamat for always on the lineup basketball team. Yan. And then giving your support to the batchmate, to me as the batch president. Thank you very much. Okay, Bob, let's end this podcast na. Anything to say? Subscribe, like. Oy, yung mga ano, 122 subscribers na tayo, ha? Bale, ano, road to 150 tayo, ha? Nga pala, meron kayong ipopromote, James? May concert ka ba? Hindi, di ba meron yung ano, yung mga projects? Well, ano, for the Green Hills, basically, we're looking for announcements from the IATF and from the national government, and we're looking forward and excited din na mag-reopen yung economy, especially yung mga MSMEs natin. So I hope things will get better, and at the same time, consumers like you guys will be more comfortable. So we hope to see you there in our malls. Okay. Yung mga pwedeng magpabakuna sa inyo, di ba? Yung mga hindi naman taga San Juan, pwedeng pumunta sa inyo, di ba? Kontakin nyo na lang si James kung mayroon kayong kilalang magpapabakuna. Papuntayin nyo na lang kay James. Marvin, ikaw, ano movie mo? Hindi, ano, meron ka ba mga gustong i-promote? Hey, ano lang. Simple lang naman. I mean, kung may mga kids kayo na very, na medyo may cabin fever na sa bahay, you can just enroll them, your kids online sa araw program ng LaSalle Green Hills. So may karate, may taekwondo, there's basketball, football, volleyball. Kahit hindi lang sa lista yung bata. Outsiders are welcome. Basta nasa age ng high school.
Anong website niyan, sir? Send ko si Elik. Okay, okay. Padala natin sa... Marvs, mayroon pala akong tanong sa'yo as a teacher ng LaSal Green Hills. What's the update dun sa co-ed na being LaSal? Anything na pro and cons na... What can you share wala, about... Wala naman. With us. First year ang full co-ed implementation this school year. So far, it's going well. Doing well. Ang purpose naman of having... offering co-ed in LaSalle Green Hills really wala ang edukasyon talaga is nagbanata na ba sa CR? Wala pa. Wala pa. Wala pa. Wala pa pasukan eh. Wala pa pasukan. Ninja party sa CR. Naniyoyosi yung ngayon. Marbs, yung may ibang lalaki madi-displace? I don't think so. Kasi naman tayo kahit ito naman ang batch ng Green Hills natin. Very friendly tayo eh, di ba? Oo, so very pa friendly eh. Tayo. Especially with, so if you picture yourself back then na nag-co-ed, I'm sure marami ng tatay nun. Oo, second year first year yung mga anak na. Sure yun. Okay, thank you so much. Thank you so much sa mga ano, thank you. Friends, ano tayo ha, mga kaberde ha, subscribe tayo. Ultimate Berde, yung YouTube channel. Paangat natin to. Share natin yung mga episodes. So mga friends, may mga napupulot rin naman tayo sa mga kabatch natin na ano, na aral. Thankfully. Pa-shoutout daw. Pa-shoutout na sa isang OGAG, si Joffrey, na galing ano, na taga Saudi. Kumusta dyan, Joff? Ayan, nga pala. Nandito pa pala. Joff, itanong ako, Joff. Andiyan ba si Bart? Kasama mo? Wala. Okay. Okay. Manawagan na kayo. Nakita namin yung nilabasan mo na parking, ha? Nakita yung nilabasan ni Joffrey na parking, eh. Ba? Gago. Okay, on behalf of your president, I'll say thank you, Marvin, James, Bob, Ferdy, Francis, Vince, Mario, Joff, Mayor Ferdy, Vito, Oka, and Algie. Goodbye.